The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Ayan, good evening po. Welcome po sa ating Reddit News Tonight. Sasabayan po natin yung kanilang pasalamat. First time in history, nag-live tayo ng sabay na sabay ng kanilang TG. Tingnan nga natin, may nag-suggest dito, bilangin daw namin yung kapatid na Rodel. Parang scoreboard na bibilangin natin. Tingnan natin, ha. Kasi live sila ngayon. Nagsasalita pa si Jamal. Huwag kang walang bunga. Kailangan and po we can do ano ka din. At kasama... We can do live commentary. Tingnan natin kung uubra tong ganito. Kaya lang, expected ko walang makikinig. Dahil pasalamat nga. And most of our viewers are ano, MCGI. Pero tignan lang natin. Yan. Aba, meron pa rin nanonood. 6 viewers. 8 pala. Sa YouTube. Sa Facebook, isa lang. So, tignan natin. Ang ginawa kong title dito, Wish Grand Finals. Kasi nakita ko sa Reddit, meron daw hinihinging 100k. And napag-alaman na para daw to sa Wish. Tignan natin. Bakit? Ba't napunta doon ang ano, ang tulungan natin? Ba't sa Wish? Ba meron sa Wish? Hindi naman yan religious. Ang katunayan, tinignan ko yung Facebook ng Wish. May mga tattoo pa yung mga tumutugtog doon. Sa libutan na mga tugtugan. So tingnan natin. Medyo mahaba tong hindi yun magbubunga. Ano ni bakit Jamal? Mo? Sapagkat kung nasa inyo ang doon sa mga gusto pumasok guys sumasagana merong link ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o makawalang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya lang baka makapirate ako, so ano, papatay-patayin ko siya para hindi tayo madali ni YouTube. Pero we can comment. Sagutin ko lang tong si Romel Portugal. Sabi niya kahapon dun sa live stream namin, walang kwenta, mga walang kwenta pala pinag-uusapan dito. So perspective mo yan, sa perspective namin, maganda yung pinag-usapan namin tungkol sa things that we don't know. Aliw na aliw nga ako. Pero sa kanya, wala raw kwenta. Sinusugan naman ng Doms Alberto na isa ring MCGI, sabi niya, Romel Portugal, tama ka, haha, paulit-ulit. So sabi ko, bakit niya alam na paulit-ulit yung topics natin? Eh di ibig sabihin, nakamonitor din siya sa atin. Ayan, so mukhang siya yung number one fan. Wala siyang pinapalampas, lagi siyang present. Kaya napansin niya na paulit-ulit. Diba? Iba kasi yung topic ang paulit-ulit. Ibig sabihin, per episode, hindi mo, ano, per episode, sabi mo, na-topic na yan. Ibig sabihin, per episode yung nakita mo. Iba kasi yung paulit-ulit na per, ang tawag doon? Sa isang episode, paulit-ulit. Iba yon, redundancy na yon. Ayan, good evening. Sis Marita. Hindi ka dumadalo. Ba't di ka pa dumadalo? Lumipat na ako. Nasa YouTube ako eh. Lumipat ka. Ibang pinakikinggan ko yung mga nakaraan. Binabalikan ko. Ah, okay. Live kasi sila ngayon eh. Oo nga. Ito si Adrian Canares. Tapos yung katabi ko rito, nasa TG. Grabe. Okay, alam nila. Ay, hindi naman ano na ito eh. Ano na to yung
spy na lang yan, yung katabi ko. Wala rito yung Fanatic. Ah, okay lang. Sige, sa local. First time to sa history na sasabayan ko yung TG. Tingnan natin kung ano mangyari. Kasi ang haba nung ano ni Jamal eh. Ito, live to ah. Paano mo naman magagawa ayan, na ikaw live ay magpakabanal? Kailangan mo diba, ng titiis. Ano to? Ang haba nito, di ba? Is Marita, ang haba niyan. Yung kay Jamal, isang oras yan. Ba, hindi lang isang oras yan. Ang galing yan. Sino kaya scriptwriter nun? Nagagawa niyang ano, mahabang... Halos isang paksaan na to, yung recap niya. Oo, no? Hindi sumasakit talaga yung panga niya. So, buti sana kung may kausap eh. Oo, solo. Ano tawag doon? Yung nag-iiba pa ng boses. Oo. Anong sabi ng pusa sa daga? Hello, nandito na ako. Ayan. Welcome kay Natsuchuri and Heretic. Mga hindi dumadalo, live tayo guys, oh. Pigil. Unang Pedro. Na makapagpigil. Kailangan live mo to na pagtitiis. Dahil... Kailangan ng pagtitiis. Hindi ko lang pwedeng i-share yung link ko, baka madali. Diretso to from AdPro. Vladmel, salamat sa link. Ay, joke lang, joke lang. Joke lang, Vladmel. Yan ang hirap. Eh pero sa local na ba sila sis? Hindi pa rin, no? Merong sa local. So paano malalaman kung ano? Yung anak ko sa local na siya. Hindi okay. Nga anong binubuk, hindi ano nga ako, black na nga ako sa kanya eh. Alam hello? Mo naman ako, dami kong pinupos eh. Black ka po like, na anak mo. Ka. Ay wala, hindi niya yata naintindihan. Ako nanay niya eh. Grabe naman niya. Grabe, nahati kayo ng religion. Hindi, siya na lang naiwan. Siya na lang. Siya na lang. Kasi itong asawa ko rito, nagkukunwari na lang yan. Ay, yung kwat. Kwat siya na. Oo. Nagkukunwari. Grab na na. Welcome, unsatisfied. Yan. Siya, hindi ka rin dumadalo. Na mga natutuklasan niya, yung mga talagang literal. Ako hindi, sa aral. Sa aral ako, ano, nagkaroon ng question. Literal? Ano pong literal nakita siya niya? Siya talaga, siyempre, yung mga nakita niya doon sa Kidirak, yung doon sa Kapalit, yun ang mga naano niya, nakita niya. Na-diferensya. Ang dapat sa ako hindi, sa paksa ako na ano, nagising. Oo. Nako, para yung mahirap 'yon. Aral yung nakita mong mali, siya naman literal. Oo, pag, sabi ko nga kahit na tawasin nila ako ngayon, hindi nila ako mapapabalik eh. Mm-hmm. Kasi sa hindi aral na ako na nakakita ng ano eh, ng mali. Opo. Once you see, you cannot unsee. Once you go black, you cannot go back. Saka, once you go flat earthers, you cannot go back then. joke lang. Eto, oh, di ba, pinlay ko kanina, sis, eto, si Jamal. Sabi niya, pagtitiis. A few minutes later, pagtitiis pa rin sinasabi niya. Yun na nga eh. Sila, member lang naman nagtitiis, hindi naman sila eh. Ano, tinitiis sila, masarap ang buhay nila. Sasakyan nga raw nila doon, Subaru. Ano ba, puro mga ano, BM. Mamahalin. Opo, BMW. Chevrolet. BMW lang. Yung mga ano, mga sasakyan nila doon, mga kayente. Ano, tinitiis nila. Opo. Pero, wala eh. Hindi na natin mapipigilan yan. Oo, it's mahirap talaga eh. Kasi meron kasi kaya sabi ko nga doon sa isang inakay ko, last ko nang pagre-remind sa ito kasi sabi niya, naniniwala daw ako sa inyo. Eh, hindi ko naman daw kayo kilala. Eh, kaso ngayong sinasabi nila, alam ko yun.
Alam ko yun kasi nandun na ako nung panahon na yun. Hindi na pwede pasinungalingan kasi testigo na ako, nandun na ako eh. Pati yung mga inanibesta, ano, mga hula niyang mali. Pati yung magazine na lumabas yan, talagang meron yan. At ang mahal niya nga ako. Opo. Ay, sabi ko ba, no, last ko na kasi bago eh. Sabi ko, hindi kita masisisi, hindi ka naman kasi nabaon sa ano eh, pananampalataya eh. Nadala lang kayo ng ano, yung dami na yung, kasi ngayon, di ba, yung dami nilang samahan, nag-i-enjoy sila, kainan ng kainan, punta sa ganong lugar. Mm-hmm. Nasa Singapore yan eh. Sabi ko, ngayon, maganda samahan nyo, magkakasama kayo ng Singapore. Pag uwi mo ng Pilipinas, yung kasama mong bis sa Singapore, di mo nakasama sa Pilipinas. Opo. Tama. Doon mo makikita ang ano. Yan, opo. Kasi pare-pareho kayo may pera. Mm-hmm. Pinakikinabangan talaga kayo, kaya iingatan ka. Pero pagdating dito sa Pilipinas ka ako, marami dito, walang-wala talaga. Bigay sila ng bigay ng ano eh. Nang ayuda sa ibang tao eh. Pagdating dito, yung tinesting nga ng asawa ko minsan eh, ang dami nilang nirepak eh. May 300 yata eh. Humihingi siya ng pansaing eh, kulang pa raw yun. Nagrepak sila ng marami para ipamigay, tapos eh, tinetesting lang ng Brad, baka pwede akong humingi ng pansaing man lang. Ang sagot ba naman sa kanya eh? Eh Brad, kulang pa nga po yan eh. Para sa iba. Sabi ko nga sa kanya, sponsor ako dun ah. Mm-mm. Diba, inihingi nila yun eh. Eh sabi ko sa kanya, di yan yan, nandiyan ka sa Singapore, laki ng pakinabang sa'yo. Dahil yan, so, noong nakaraan, parang tinanggal dati yung ano nila, yung nakaano sa kanila ng ano, nahalaga. Eh ngayon, di ba't nakapost na dun na mag-iikot ang mga KNP? Sige. Sabi mong ano, hindi totoo. Bibigyan na kayo ulit ng target niya. Yun lang. Opo, may target nga sila ngayon. Para target sa Wish Grand Finals. Parang ano yan eh. Parang ano rin yan yung dati, Smiley. Mm-mm. Na may monthly ka na talaga. UNTV. Tinaasan yata ngayon ang ambagan sa kapi. Di ba yung Kapians? Inalis yung Kapians. Ginawang MCGI Cares. Ay, wala na po bang copy? Wala na yung Kapians. Ginawa ng MCGI Cares. Pero may halaga talaga. May 1-2 talaga. Opo. Nilagay, kasi nga group of companies na, di ba? Kaya MCGI Cares na. Apo, ito, gagawin natin. Heretic. Maganda ba itong gagawin natin? Bibilangan natin yung kapatid na Rodel. Pambira. Mamaya pa yun, di ba? O malapit na ba? Ang tagal na dyan, mali. Kailangan may counter tayo. Ang haba eh. 30 minutes pa eh. Kaya lang, di tayo mapag-usap kung ano. Kung bibilangin natin. Dapat may dedicated na ano eh, nagbibilang ng live. Tapos nakikita lang natin, no, tumataas yung counter. Oh, yan na, yan na. 70 na. Nag-cheer lang tayo. O, magpustahan na lang tayo kung ano, eto, 60. Ako 70. Kung ano, more than 100 or 150. Alam mo na dapat. Tingnan natin kung umabot ng 200, di ba? 230 ang Guinness ano, world record. 230 yung noon. Nagbilang din niya asawa ko nung minsan, pagdating niya sa 70, tumigil na siya, nagsawa na rin. Sorry ah, parang ang salbahe natin. Pinagkakatuwaan lang po namin. Kasi, inaantok na rin siya, tinulugan na lang yun. Oo, tignan natin kung kaya natin magawa. Ay, narinig nyo ba yung background sound? Meron ba? Wala. Mahina. Mahina po. O kasi makaka-copyright tayo. Dagdag sa ating pananampalataya ng lahat ng mga bagay na ito,
Hindi pwede. Pero napaakit ako. Napaakit ako kasi nakita ko yung kuko ni Sis eh. Naingit ako. Anong shade niyan, Sis? Ang mga bagay na iyan. Kuko po ni Sis Marita. Sis Marita. Patingin niya, Sis. Alin po? Kuko mo daw. Ay, kuko. Ito ah. Pula. Ako, bawal yan. Mga impyerno ka. Pati sa paa. Inos pula ko nga ito lang. Ano yan? Kasalanan ang pula, diba? Alam mo bro, kasi nagkalkal ako ng mga lumang files ko. I realize, meron pala akong kompleto na doktrina, yung 27 na doktrina nung unang, siguro 2000 yon. Ang nagbabasa pa si Brad Mill tsaka si Gadolan yung tagabasa. Pamilya ka ba doon? 27. Yan ang inabot na namin ah. Inabot ng isang buwan. Oo. Alam mo sa una pa lang, yung day, kasi nireview ko, nag-start ako ng day 1 tsaka nasa day 3 na ako ngayon. Yung day 1 pa lang, bagsak na yun nangyayari. Ang daming kultos. Oo, kasi yung sinabi pa lang yung sa una... patanong. Gusto ko nga i-post eh. Actually, hindi ko lang ako sa fan. Yung palang eh, grabe, no? Dami nang nabago talaga. Pati nga yung imnaryo eh. Meron din pala ako ng imnaryo, yung kompleto pa nung araw. Nabinago na rin nila ngayon. Opo, iba. Pati nga yung kantang pag-asa, iba na rin yung lyrics. Sige, Lance. Unmute lang po. Badlands. Mga taga Jacksonville sa Florida. Sydney, Australia. Kumusta po kayo? Lance, hello. Napindot lang ba? Japan ba nandito pala? Ayun. Mga taga parang ano pala to? Ngayon lang ako dumalo ulit para parang wawawi. May mga banners. Bacal of Czech Republic. Oh, ano pala? Sydney, Australia. We heart you, kuya. May picture ni avatar ni kuya. Pagbati sa inyong lahat. Mga taga Kansinala, Concepcion. Parang ano to ah. San Juan, San Nicolas, San Pedro. Hindi na to religion, parang Santo Domingo, entertainment. Sulipan, Alauli, Masantol, Nigi, San Esteban, San Pedro. Opo, sis, ang dami pong binago. At pag nagising ka na, nako. Bangkal. Parang lumalaban na yung loob mo. Lisyada, Longos, Malolos, Longos, Pulilan, Malolos, Santissima, Trinidad, Bohon, Panasahan. Ayan. Meron pa ba kayong link na pinapasa? Ikaw unsatisfied. Napapasahan ka pa ng link. Santolino, Plaridel, Tabang, Di ni. Actually, secret pala. Sorry. Tsaka na natin pagchikahan. Sige, wag na. Wawawi na sila eh, oh. Pagbati po sa inyong lahat. Hindi pa nababanggit yung kapatid na Rodel. Kingdom Genesis Sitio Katipunan. Tignan natin. North District ng Cavite. Oh, North District ng Cavite. Ilan ba? Tignan nga natin ilan nakikinig sa atin yan. 17, ang dami. Mga taga Laguna West. May mga nag-comment pala sa YouTube, Autumn Leaf TV. Hi Broccoli. Simply wonderful. Magandang gabi sa lahat, mga Data Pack. Recorded yata 'yan. Hindi, live 'to, bro. Ayan oh. Thanksgiving of God's people, January 6. Unless ano, live na Romblon, Bubukal East District. Na pine-play lang. Taga East District ng NCR. Imake Jingle. Hindi po kita kilala, bro. Mag-message ka po. Hindi kita mapapapasok. Pasensya na. Panorama, Santo Niño, Olandes, Maybunga, Rosario, Rainforest, Mercedes, Mangahan. Tingnan na sa Facebook ko merong... Ayun, may 10 sa Facebook. Sabi ni Au Travel, hindi ako ma-attend. Simula ngayong araw. Ngayon lang? At tayo nyo ma-attend. Sa'yo naman ma-attend ah.
nandun sila. Mga taga-bahay pare, Batasan, Bikal, Kandating. Dahil parang nanonood sa kanila, no? Mapalad, Pasig, Candapa, Mandili, doon. San Juan, Banyo, San Mateo, Santa Ana, Santa Lucia, at Santo Niño. Salamat sa Diyos. Wait lang guys, ha? Ito yung mga taga... Natawag ako ni Mrs. Santa Rita. I'll be right back. 22nd anniversary, mga taga-local po ng Santa Rita sa Bulacan. Pagbati sa inyong lahat, mga kapatid. Mga taga-Darwin, Australia ba yan, Darwin? Ha? O pangalan niya? At yung mga kapatid po natin, para Ben Saus, Sir Maus, Dulocao, pagbati po sa ating mga kapatid sa lokal na Butanya, Espiritu Santo, Brazil, sa kanilang ikapitong anibersaryo. Umaasa ako na kayo ay magpapatuloy when the sun goes down sa ating naunawaan hanggang sa kawakasan. Pagpalaki ka ng Diyos, mahal ko kayo. Salamat sa Diyos. Ayun, I'm back. Sorry. Sa kanilang ikasampung anibersaryo. Naway lagi kayong ingatan ng Diyos, mga kapatid. Lagi kayong laban ng aking makapanalangin. Nag-ano siya, Espanyol. Portuguese. Maligayang pagpapasalamat at pagbati. Makapirate kaya ako nito, heretic. Happy pasalamat, mga taga-Bayrahawa. Hindi, hindi naman, hindi mo naman ipinapakita yung ano eh, yung live video. Audio lang, no? Hindi, hindi rin dinig yung audio. Ay, hindi rin. Nang Kamaliran, Urdaneta, Katigbian, Bohol, ayan. Binuan, Taytay, Palawan, Magliman, Pampanga. Wala. Commentary mo lang yung napapakinggan. Ah, talaga? Hindi nakashare, ano? Yung share audio siguro, hindi mo na-click. Ay, pero ano to eh? Ano ba dapat to? Yata, yung mismong tab na yun ang isi-share ko. Kung merong... Yung counter yung inaano mo eh, sinishare mo. Oo, walang tunog. Ah, pwede ko palang lakasan. Alam ninyo mga kapatid, ngayon sa tulong at awa ng Panginoon. Sige, sige. Nagiging klaro na sa atin. Blue Benders, ano yan, parang concert. Oo, lock mo yung pinto. Lock mo yung pinto. Mr. Wayne, Lennon. Lennon, hindi kita kilala, pa-message ako. Mga magkakapatid ay may kaligayahan sa pagsunod sa kautusan. Kasi alam shoutout daw si Jason Garcia. Sabi ni Outravel, paulit-ulit naman wala daw siyang maintindihan. Sa paksa. Puro shoutout si DSR, asa na yung aral. I think, ano, rinig to sa YouTube, yung audio ko. Sa OBS. Hello, Prister. Karin dumadalo, ah. Pag-ibig sa kautusan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kanyang mga salita, pag-ibig sa kanyang gawain. Pag pumunta ka, ano, Clancy, sa YouTube, maririnig mo yung audio ni KD live. Pero dito sa, ano, sa Meet, wala, hindi mo rinig. Shoutout daw sa lokal ng Sukat. Si Brad Peter. Kailangan si Brad Peter. Peter Nubla. Siya yung president dati. Hindi ako na. Yes, siya pa rin ngayon. Ah, siya pa rin? Yep. Tatlo sila eh. Naging tatlo sila. Tapos ewan ko lang kung tatlo pa ngayon. Kasi nagkasakit yata yung isa. Pero si Brad Peter, andun pa. Oo, matindi yun tumulong. All out yun. Ano yun, laban ng ubusan yun. Oo, tsaka ano yun, tag dito. Marami kang matututunan doon na ano, na kahit mga ano mga worldly na karunungan, madali na din yun. Ah, talaga, worldly. Oo, pag ano, mga, I mean is mga ano, mga reasons, mga ganun. Pag nakakasama ko yun, dami ko natututunan. Mm-hmm. Na matutulog. 56 kaya lang ano eh in a week. Fanatic din, sumali pa siya sa SK game show.
kita, bro Joe. Napanood ko nga din yun eh. Diba? Pero hindi buo. Yung ano lang, yung clip lang. Tama niya si Beth Tablada. Kailangan si Beth Tablada. Sama mo na yung pasalamat. Yes po. Yung ano, siya yung worker na nakausap ko. Yung ano, yung nagre-reklamo kung mahaba yung pasalamat. Talaga? Anong sagot sa'yo? Ayun, yung usual na sagot na, kapatid, baka naman namamali ka na ng diwa. Yung ano daw, kailangan daw talagang ulitin para sa mga kapatid na may hina, mga ganon. Ano ba yan? Oo, hinatid ko pa yun sa bahay dati, si Spet. Nakikisabay sa remittance pag nagre-remit. Daan ko daw siya sa hindi bahay. Ko lang alam ngayon kung siya pa ngayon yung sa nakadistino doon. Last July kasi, last year siya pa yun. Nung nag-exit ako. Oo. Ano kasi yun eh. Matagal ng worker yon, kasabayan nila is loose. Ano yun? Matindi yun. Rowena. Basta may isa pang Rowena eh. Na, ano? Yung oras sobrang na tagal na. Ka, bro Josel. Rowena. Antik na sila. Weng. Malit ba yun? Maputi, payat. Ah, iba. Tropa ni si Smith. Hindi yung kilala ko ng Rowena eh. Kaso ano, hindi pa na worker. Parang dating worker. Kasi may ganito pa. Pumahaba tuloy. Oo, mga antik na yan sa panampalataya. Tropa ng Lassis Baby yan, sis Luz. Diba, no? Mahalo ka yata si Joseph. Eh, kamira. Sa atin po, kontwa. Ano lang naman yun eh. Sabi nga, Ay, si Ate Pech. This Asok. Friendly reminder is brought to you by, diba, the words of God. Ganun lang naman yun, mga kapatid. Last baby na pala. Brox, welcome natin si Adrian. First time daw niya dito. Adrian, good evening po sa lahat. Salamat po sa pag-join niyo sa akin dito sa Meet. First time ko po dito. Mas masaya pa to sa pagdalo ng TG pa ulit-ulit. Ba't puro ganyan ang comment niya, guys? Ayun. Magsasalita po, Adrian, welcome po sa podcast. Baka gusto mong mag-share ano pong katungkulan natin sa iglesia ng Diyos. Naiya pa yata si Brad. Ayun. A sort of offense para kahit na kanino na sumasampalataya sa aral at katwiran ng Diyos. Para lang piniplay sa... mo pa rin ba yung audio, Brox? Hindi rin dinig sa ano eh, sa YouTube. For the benefit lang din noong mga halimbawa ay nag-uumpisa. Oo nga. Taga. Oh, piniplay ko. Parang ano, ganito. Wala. Nakakaramdam ka ng init. Yun lang po yung babalikan. Ay, hindi. Kwenta ka lang. Gumagalaw yung bar eh. Mararamdaman mo sa isang mabuting budi. Lalakas ako. Ingat ng buding, walang kapaslangan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Yon. Ay, may delay yan eh. Baka... Mararamdaman. Oo nga, ano. Yung point of realization. Ayan, maya-maya lang. Kahit na totoo naman yun eh. Dahil alam ninyo kung bakit. Siyempre, may nahiya po na si Adrian. 1 year, 3 months lang ako sa MCGI. Exit na ako. Salamat sa Reddit. Para ikaw ay... At sa inyo. Ayun, dinig na. Dinig na? Ang hira. Si Katie nagsasalita. Live yan, live. Wala pang kapatid na Rodel ah. Hindi ko maskoran ah. Baka wala si kapatid na Rodel. Natapos ko na aking takbo. Natapos ko na ang aking takbo, sabi niya. Nang mabuting pakikipagbaka. Ito rin yung ano eh, mga nung dati tayong kaanim. Ito rin yung mga favorite nating sitas eh. Iningatan ko ang pananampalataya.
kapatid na Diyos. Nakipagbaka ako ng mabuting paikag. Pakipagbaka na tapos ko ng aking takbo. Pakipagbaka ang pag-iingat ng pananampalataya. Ah, ang topic niya, pag-iingat sa pananampalataya. Opo, kuya. Yan. At yun din ang admonition naman ni Pablo. So, wina-warningan niya tayo. Ah, sila pala. Sa atin. Baka makinig sa atin. Baka magising. Makipagbaka ka ng mabuting makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka. Ito yung kinakanta namin ni Kuya Adel. Kaya merong kampani bagong usapin kapatid na Rodel. Na dito'y tinawag ka. Ayan, kapatid na Rodel daw. O, one na yung score niya. Nakikipagbaka. Ng pananampalataya. Ang salbahe dito. Nagbibiro lang po kami. Ano lang yan, parody lang po kami. Wala namang ill intent. Kasi idea po ni Clancy to. Yes. Magandang i-partner sa tragedy kasi ang comedy, di ba nga? The philosophy of trolling. Kaysa puros negative, convert mo sa ano, sa positive din. Nakulto na nga tayo ng dekate-dekate. Kailangan masasabi natin. Nakikipagbaka tayo. Ano yung counter na yan? Counter po kapatid ng kapatid na Rodel. Ano yung AI na yan? Hindi, manual. Manual. Manual? Maganda AI para hindi ka na mapapagod magbilang. Pwede ba yan? Meron. Oo, possible yun. Pero paano? Yun ang ginagamit ng YouTube eh. Di ba pag kasi nag-upload ka ng may profanity, ano, papadala ka ng YouTube ng ano, automated yun. Notice. Eh wala namang tao na tumututok sa mga upload nyo eh. Ano, AI paano yun to? Eh. Paano ko gagawin automated to? Kailangan nating may tools na kailangan usually pero internal kasi ng YouTube yun eh. Pero for sure merong open source noon. Pero hindi ko pa na testing. Meron yan for sure. Tawag dito. Voice to text na taga ano, taga extract ng text and then pwede mong iset na yung counter. Pero sa live, yun ang tricky. So, customize. Oo, live. Pero ano yan? Oh, kaya, kung ipapagawa mo, may gagawa yan. Ang hindi ko sure kung merong free ngayon na ano. Pero baka malamang meron. Ang kulit nun kung kada ano, meron na tayong counter na gano'n, ano? Nasa, ano lang, lower thirds. Oo. Matindi yun. Counter! Kung ma-automate natin. Pabawasan siya kung may AB sa inis. Tapos i-upload mo sa worldometer. Alam niyo ba yung worldometer? Hindi pa. Yung ano, yung counter ng ano, imo ko sino gumawa. Yung counter na kung ilan na yung pinanganak sa buong mundo, population ganyan yung ano. Di mo? Oo. Kung oh, mas la, ano live real-time counter ng kung ano, mga information. Ayan, dalawa na. Ayan, kapatid na Rodel. May mga na-miss siguro ako pag nagsasalita tayo. Ito lang yung maaabutan kong kapatid na Rodel. Oh, kailangan i-audit ni si Seven. I-set kayo, mga gulay kayo. Pagigin mo yung nakikinig ng mabuti. Salamat sa Diyos. Ari po, salamat po mga kapatid. Uy, nagsasalta si ano, Brad Danny Navales. Maghanap ka na dyan. No? Naglalakad siya sa audience. Naghahanap ng volunteer. Ano ang pitong? Ayan na, nagbukas na sila ng kanilang mga notes. Ano ang pitong? Tignan natin para... May tanong siya eh. Kasi inuulit mo eh. Baka nakukulitan yung iba. Salamat po. May tanong siya, papasagutin niya mga members. Ano pa pangalan niya kapatid? Parang game show ulit. Oo. Parang Stanley si Epson dati ah. Oo. Yung after niya magpaksa,
papabayin niya si ano si Sis Luz. Tatanungin isa-isa kung yung summary, di ba? Oo. Oh, kakatakot ka pumesto sa harapan noon eh. Oo, matatawag ka. Pananampalataya kung tayo nagsasaliksik at matiyak natin na nagsaliksik nga tayo. Ayan. Sa awat tulong po ng Diyos po, yung po... ngayon madali yan for sure kung mga, anong natutunan mo last na pagkakatipon, pag-ibig, gano'n. So, sana naman pa, wala mahiwaga. Dalawang taong may gita nilang recap yan, di pa nila masasagot. Kinuha po natin yung mga letra. Parang nakalima na yata ako ha. Dalawa na lang ang kulang ko eh. Madami pa rin tao sa ano, apalit. Oh, teka, screenshot ka. Para makita. Napansin ko kasi nung nakaraan yung sa mga clips, parang alternate yung mga upuan. May nakaupo, may wala. Oo. May after yata yun nung palakulan. Diba? Parang ganun eh. Yung ano, hindi, alam ko yung latest yata yun eh, yung mga clips na pag nakikita ako. May mga baker. Lo, may isa pa pong K. Ah, pinapahulaan yung mga K. Ano daw yung isa pang K? Kanina yun, Radio. Oh! Ano tayo? Lifeline. Opo. Maganda to, may interaction ng audience. Ayan. Pwede po. Pangalan mo, kapatid? K daw, kabubuhan. Huy! Sige, pakilala ka kay Kuya. Bihira yan. Napapanood ka sa buhay. Maganda yan. Sana kung may maglakas loob na magtanong. Pag napunta sa kanila yung mic, no? Kasi hindi na makapagtanong sa kanya. Yun na maganda. Oo, live. Oo. Hindi eh. Open letter. Puro fanatic eh, oh. Kabanalan po ba? Sigaw mo. K is for kabanalan daw. Kalinisan. Kapatian. Alam mo ba yung dalawa? Kuya. Kalinisan, kabaitan. K4. Ay, masasakit tong mga sinasabi mo. Ay, bababa si kuya. Bababa si kuya. Sa audience. Captive market. Okay. Ayan, bababa si kuya. Na screenshot ko. Ulit na tayo, ha? Pero... Bumabali ko kaya. Kinikilig na mga pet na to. Ano yung mga kapatid dito na dito, pagka napupunta sa likod eh, di ba, no? Ayun na, bumaba na. Ito. Ito, matandain to. Brox, wala pong may dalang panyo. Wala magpupunas. Nagtitilian sila, sis. Idol yan. Idolatry, no? Idol nila yan. Matayin, eh. Diyos na nila ngayon. Grabe, hiyawan. Matindi. Tingnan natin yung mga kapatid. Kukulang po kayo, ha? Preview. Walang tatayo para magkaintindihan tayo. Baka nandito tatayo. Si Kuya Adel. Tingnan natin kung mga gising sila. Kapatid. Ngayon lang ba ito ginawa? Sino mga dumadalo dyan? Ano yung pitong idadagdag natin sa ating pananampalataya? Ano daw yung pitong idadagdag? Bainanap ni Kuya si Kuya Adi. Mabuting kalooban sa kapatid, pag-ibig. Very good. Kabisado ni brother yung pitong K. Ay, pitong karunungan. Ang nilalaman. Ayan, sabi niya. Dapat pag nasagot, bigyan niya ng jacket. Kuya Will. Naghihiyawan na naman ang kaawa-awang na budols, sabi ni Arvet Mac. Camilo Santos Broccoli, ano po masabi niya doon sa sinabi ni Totoy Bibo tungkol sa captive market namin tala? Wala, hindi niya narinig eh bro. So gusto daw niya video. Hindi niya daw tatanggapin yung audio. Kulang tayo. Ayan. 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 Hali kayo kapatid. Hali kayo. Oh. Hali kayo.
Tuntua sila, oh. Huwag kayo nervous yan. Hali kayo. Hali kayo, kapatid. Ayan, oh. Oh. Tayo kayo, tayo, tayo. Oh, yan, eh. Sabi niya, nalalambot ako. Oh. Teka muna po. Ay, hindi nyo pala nakikita, no? Kayong nasa meet, hindi nyo nakikita yung screenshot? Huwag kayo magtuturo. Baka... Hindi, yung counter hindi, yung no? Naka, ano, oh. Ay, sa YouTube ano lang. Ano yung pitong itadagdag? Ibayin kayong share. Bakit kayo ninenervyos? Huwag kayo nervyosin. Ano po yung pito? Pagalingan po. Kalaman po at pagpipigil. At... May nagdidikta. Oh. May mabuti kalooban at pag-ibig. Bakit kayo ninenervyos? Salamat po, salamat. Nene, oh, ayan. Lagot ka, pinaiyak mo. Ayan, kita niya na. Pero wala pa rin sound, no? Pinaiyak mo. Ayan. Oh, kita na. Upo kayo, mga kapatid. Upo kayo, upo kayo, upo kayo. Para, naka-freeze. Para magkaintindihan tayo saglit, ano? Opo, yan yung mga nangyayari ngayon. Nag-open notes na sila, eh. Oh. Upo kayo, mga kapatid, ha? Sige. Upo kayo. Pero kung nasa YouTube kayo, Facebook, may audience. Oo nga, meron sa YouTube. Sino daw yung pinaiyak? Hindi ko alam. Anong pinaiyak? Pagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, mabuting kalooban sa kapatid, kabanalan, pag-ibig. Yun! Very good, ha? Very good. So, ba't kaya nga ginagawa to? Wala nang maituro, gano'n. Paliko, tatanungin ko, paliliwanag ninyo kung ano-ano lahat yun, ha? Yan. Upo lang po tayo. Hindi, importante yan para may connection ka pa rin dun sa audience mo. Kaysa yung oh, nga. Ano lang. So, mas parang pinapababa mo yung sarili mo na nakikihalubuy lang sa mga peasants. Yung strategy yun. Sorry. Grabe siya. Pagpipigil, pagtitiis, pag-ibig sa kapatid, Ayan o, naiayapos na siya. Kuya! Sabi pampatibay ni... daw yan, pampatibay. Oo, ninenervous kasi nilapitan ni Lord Razon, sabi ni Arvent Mac. Re-reviewin natin, ha? Eh, hindi nyo naman na-recite, eh. Ang daming comment. Sige, kalasan nyo yung mata nyo, ha? Si Brad Adel. Ay, si Kuya Adel lang yun. Oh. Oh, sige, ayan. Oh. Kailangan ma-recite nyo na sa susunod, ha? Ay, Lennon, sige. Ano ka ulit? Request ka. Upo kayo po, mga kapatid. Blue Benders. Kada ano daw? Kada kapatid na Rodel, siya shot daw. Shot ng alak. Upo kayo. Oh, yan, mga kapatid, ha? Sige, kapatid, ikaw. Ano yung pitong idadagdag? Ayan na, ayan na. Ano po? Kagalingan. Exciting to, no? So, para sa mga fan. Tapos, nervous po. Pero okay to, makakabisado nila. Yung pitong... Kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. Sa pag-ibig. Pitong, ano ba tawag doon? Kulang pa. Pitong idadagdag. Idadagdag. Sabi ni Tess, parang showbiz. Ulitin mo, ulitin mo. Kagalingan. Oh, kaalaman. Pagtitigil. Oh. Pagtitiis. Oh. Kabanalan. Yan. Game show orb, sabi ni Blue Benders. Nobody knows ano yan, sabi niya. Live ano to? Live commentary sa ating TG. Andayan nanonood sa atin, no? 27. Sa Facebook, 10. So, 37 po ang nakatunin sa atin at hindi nakikinig.
Yung mga nandito. Eto, nagtataas ng kamay. Grabe, hiyawan. Opo, kuya. Pitong bagay na itatitas sa pananampalataya. Welcome. Sino yan? Lennon, John Lennon. Kala ko, troll ka eh. Pagpipigil, pagpipigil. Kabanalan. Magsalita lang ah, bro. Si Maski na, dinig pa ako. Apo, dinig. Nanonood ka ba ng pasalamat ngayon? Recite, sige po. Ay, hindi na po. Hindi ko na trip yung ano. Dating dahil. Hindi mo na trip tong ganito? Oo, yung mga pasalamat. Yung mga ganyan? Ayan o. Bro, yun pala, ano? Matag dito. Nung namatay kasi si Brad Ellie, medyo umano pa ako eh. Gusto pang magpatuloy sa ni Castro, ano? Yung pag-text ni Daniel Lason, hindi ko na-trip eh. Eh, yung napanood kita sa YouTube, na ano mo sa akin yung Reddit, nabasa ko, hindi lang pala ako. Kaya yun, lumaslog ko. Kaya maganda tong ginagawa niyo. Talaga ba? Sige bro, mag-mute na ako. Apo, sige po. Welcome po palagi dito. Kung ano, gusto mag-share sometime, mag-ano ka lang, sali ka lang. Sabi ni Dita Pakchi, I'm confused na, Broad Broccoli. Kung Itbulaga ba o TG ang ginagawa nila? Grabe, tumatalon pa si Sis yung ano? Teatro. Nung si Cristo kaya ng aral, may nagtatatalon din sa tuwa, sa kilig. Sabi ni Hey Raudra, the price is right. Blue vendors, grabe siya o peasants. O si Clancy po talagang ano, ganyan po siya magsalta. Joke lang. Peasants. Meron ako napansin sa Netflix ganun eh, yung mga peasants. Moon something. Search ko nga, Netflix. Ah, yung ano? Blood Moon ba yan? Rebel Moon. Rebel Moon. Rebel Moon ba yan? Mga peasant sila, tapos may mga galing outer space. Hiningan sila ng pagkain. May part pa rin eh. No? Ayan, sabi ni Mark William, kala mo bumaba si Alden kung maghiyawan. Kala mo raw bumaba si Alden kung maghiyawan. Oo. Grabe hiyawan, no? Parang hiyawan ng nasa impyerno. Mahina bilang ni si Seven ngayon, sabi ni Luvenders. Ano po yung core topic tonight? Mayoki. Wala po tayong core topic. Ano lang po ito? Chill, chill. Kasi maraming hindi dumadalo. 30 sa YouTube. Mamira kayo. Dito kayo naka-tune in. Doon kayo sa ano. Pasalamat. Talaga gusto niya maging idols siya. Idols. Punta uli dapat si Kuya Adel next week para umikot. Pag umikot, alam na this. Wawa win daw. Nasaan si Yaya Dab? Ayan na. Bumalik na si Kuya. Ay utos ng tao. Bumalik na siya sa pulpito. Ano yun, kapatid na Rodel? Paningin po ng tao yon o pananaw kapatid na Rodel daw. So, tri na. Bigay lugod yun sa tao. At kapag ang itinuturo ay yung utos ng tao na pinakaaral, anong klase yung tagapagturo doon, kapatid na Rodel? Kapatid na Rodel na naman, 4 na. Isang bulag na anong oras dyan, Brox, sa Pinas? 9:50 p.m.
Ngayon, oh. Kung bulag yung umaakay, ngayon pa lang magpapaksa. Inaakay, opo. Kapwa mahuhulog. Hindi pa magpapaksa, magre-recap pa rin yun. Pero kung hindi bulag yung umaakay, mamaya alas 11 pa yun. Umaakay natin na yan. Ayun, meron na. Sa Kristo na liwanag, ilaw, na pagka ikaw ay sumunod sa Kanya, hindi ka lalakad sa kadiliman. Ito pinaka most chilling episode. Ngayon ang sabi, pagbibilang ng Radrada, chilling. Ah, chilling. Pagbigay lugod sa mga tao. Oo, wala tayong topic. Sa paningin ng tao. Makinig muna tayo sa ating mga ngaran. Opo. Kaya nga, ano yung pinag-aralan na natin? Ano? Five. Ang ating pananampalataya. Dapat daw bawat kapatid na Rodel siya shot. And not by sight. Kaya sa pamamagitan ng palataya tayo lalakad. So in 1 minute nakalima na siya? Mula nung kanina po. May mga nakalusot. Hindi ko naman hindi naman ako nakafocus. Talaga. Ay kung tayo'y sumasampalataya sa ating ito lang yung naabutan ko. Susunod tayo sa Kanya, Siya ang ating liwanag. Siya ang ating gabay. Siya ang aakay sa atin. Maaalis tayo sa pagiging nobody knows yan. Ngayon, ang sabi, yung paglilingkod ay dapat ginagawa mula sa puso, yung kalooban ng Diyos. Welcome, nobody knows. Sa puso, dapat yung puso na naliwanagan. Puso na ang mata ay sabi nga yung bulag, umakay sa bulag, kapwa mahulog sa hukay. E papaanong paglilingkod ang dapat na gawin kung ginagawa natin mula sa puso yung kalooban ng Diyos? Ano ang dapat nating mataglay? Ulitin ko, kapatid na Rodel. Uy, kapatid na Rodel. Sa 6 na. 6 na. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng bulag, mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na boring na daw ulit, sabi ni Mark William, bumaba ka na lang kuya. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. KLM, mahina audio sa YouTube. Hindi ko po talaga nilalakasan kasi makaka-copyright tayo. Sa paningin, mahina lang. Pagbibigay lugod sa mga tao. 33 sa YouTube. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yun pala ay paglilingkod na may mabuting kalooban. Nakita mo, kapatid na Rodel, ano? Uy, kapatid na Rodel na naman. 7 na. Significant ba ngayon yung mabuting kalooban? Opo, kuya. Significant ba daw yung mabuting kalooban? Opo, kuya. Sabi ni Rodel. Maglilingkod tayo na may mabuting kalooban. Hindi gaya ng sa mga tao, kundi gaya ng significant pag taga MCGI ka lang. Na gaya ng sa Panginoon ay paglilingkod na may stoic minded kalooban. Pasok, hindi pasok. Masamang kalooban. E di ba ang sabi ni Pablo doon sa 5 at 13, kapatid na Rodel. 225 lurking sa lokal ng Reddit. Galaxia. Hindi nakikinig. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilan ng salaman. Huwag daw gamitin ang kalayaan. Kundi sa pagkita ng pag-ibig ay manglingkuran kayo. Kapatid na Rodel, upang magbigay kadahilan ng salaman. Opo. Maglilingkuran tayo eh. Kaya nga, yung kaloob na mayroon tayo, Brother Rodel, ang sabi ni Pedro sa 4 G's ng unang Pedro, pakibasa po. Opo.
Dapat bilangin nyo rin kung ilang talata na basa para compare natin ano mas madami. Na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. E di ipaglilingkod sa inyo-inyo rin at tayong mga magkakapatid sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglilingkuran tayo. E papaano tayong maglilingkuran? E ang sabi, pagka ang paglilingkod, Brad Rodel, ay hindi Brad sa Rodel paningin daw ng tao o hindi gaya ng pagbibigay lugod sa tao. Nine na. Kung hindi gaya ng sa paningin ng Diyos o gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, dapat maglilingkod tayo na may mabuting kalooban. E maglilingkuran tayo sa isa't isa. Sobrang bagal ng usapan. Kanina pa tong maglingkod daw. Mabuting kalooban na maglingkod. May mabuting kalooban. Kaya kailangan sa pananampalataya, kung sumasampalataya tayo. Nagta-travel pa rin ba si Kuya Adel? Walang balita, tepet siya. Kahapon lang siya nagta-travel. Kailangan idagdag mo sa pananampalataya mo ang mabuting kalooban sa kapatid dahil kailangan. Sa paglilingkuran natin ang mabuting kalooban. Amen. Oh. Eh, grabe ang bagal. Alam mo palagi. Alam mo yung movie na ano, pag sobrang bagal ng story. Kapatid na Rodel. Binibuild yung story. Ang antokin ka ni. Sa isjis ng Galacia. Basa tayo, kapatid na Rodel. Kaya nga, basa daw tayo, kapatid na Rodel. Sa isjis ng Galacia, samantalang tayo may pagkakataon ay magsagawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo sa mga kasambahay sa pananampalataya. E gagawa tayo ng mabuti sa lahat. And ibig sabihin, sabi, idadagdag sa pananampalataya mo mabuting kalooban sa kapatid, Brad Rodel. E pagka Brad Rodel daw. 12 na, 12! Kalooban ka na. Hindi po, kuya. Ganun din. Yan. Kasi ang prinsipyo, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya yung mabuting kalooban, minamantini yun. Gagawa daw ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa kapatid. Pero dapat, mabuti ang kalooban natin kahit na kanino pa, mga kapatid. Okay naman kasi turo niya eh. Dapat daw mabuti ang kalooban mo sa lahat. Masamang loob ka na. Okay naman yan eh, di ba? Sa bahay ng hindi kapatid, pinasok basic ng masamang loob. Bakit eh? Dahil hindi kapatid. Hindi ganon. Dahil ang prinsipyo, kahit di kapatid, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Pero, kaya kung ikaw, hindi naman mabuti ang kalooban mo sa kasangbahay mo sa pananampalataya. Tinuturo din to sa elementary school. Kaya paano kang magiging mabuti ang kalooban mo dun sa hindi mo ka pananampalataya. Walang bahid religion pa, di ba? Pananampalataya mo na nga hindi pa maganda. Sila lang naman nag-divide eh. Pero dapat yung labas at loob, religion lang naman ang gumawa ng hati na yun. Bahay sa pananampalataya. Kasi, ibig sabihin, magkapareho kayo ng pananampalataya. At kung magkapareho kayo ng pananampalataya, pareho kayo, kapatid na Rodel, na may idinagdag sa inyong pananampalataya dapat na mabuting kalooban sa kapatid. So, bawat isa sa atin, sabi ni Ponciano Deverte, hello po, gusto ko na rin mag-exit. Kuha lang ako ng pagkakataon, may tungkulin kasi dapat, ako. Kung paano ng ating ama ay sakdal, kapatid na Rodel. Ano mo papayin niya sa kanya? Kuha daw siya ng pagkakataon. 5:48 ng... Ano kaya yung tungkulin niya? Sometimes he'll never be ready.
na gaya ng inyong ama sa kanilang... Nung umexit ako, hindi naman ako ready. Ay, nung lumabas ako sa closet. Gaya ng inyong ama sa kanilang... Parang pagpapamilya, no? Lahat ng nagpamilya hindi ready. First time kasi. Pero ano yun, yung opinion ko dyan, biblical speaking, kasi nagsalita, may ano siya, may paniniwala pa rin. Ngayon, yung masasabi ko dyan, ba't yung ano, ba't si Lot sa Biblia, di ba, nung tumakas siya, wala nang balikan yun eh, sa lumang tipan. Yung, di ba, may pangyayari nyo, Sodom at Gomorrah yata yun. O, oh, di ba nung nag-exit siya, wala na siyang balikan. Pag bumalik siya, ayari siya dun. Asin. Ganun, wala nang balikan. Natin kung paano tayong huhugos sa dagat. Basa. Eh, may kilala ko bumalik. O, yung pinapangaran yun eh. yung for real ba, bro? For real, but closet. Naintindihan ko yan. Yung pinapangaral naman niya na basic na yan eh. Yan yung ano eh, parang karugtong nung kahapon eh. Yung ano, things that ano, you didn't know. Oo. Eh, things you didn't know eh, di ba yung mga sinasabi rin sa Biblia, merong ano eh, merong yung nagaan yung tupa. Siyempre, papakita niya, mabait siya eh. Nagaan yung tupa, pero yung nasa loob pala. Eh, ano, lobo mani nila. Ganyan-ganyan yan eh. Nasa ano rin yan eh. Nasa pinapangaral din nila yan. Gawang mabuti ang pinag-uusapan natin, Brad Rodel. Saan manggagaling? Eh, sinasabi na ano yun, hypocrisy. Yung mga scribat pare sa iyo. Kasi hindi naman niya magsasabi ng ano eh. Hindi niya magsasabi na, di ba nga sinasabi yung satanas, yung demonyo na sinasabi. Ang wika nga ni Best dyan eh, maganda daw yun, maganda ang itsura. Kasi syempre hindi siya makakapandaya kung ano. Kung yung itsura niya hindi kaya-aya, ganyan. Siyempre, ano yun eh, pang-akit yun eh. Ikita mo yung mga fanatics, oh, nagtititili nung ano, di ba? Ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Ay, kapatid na Rodel, ang panggagalingan pala nung paggawa natin. 20 na. Eh yung Diyos na pinanggagalingan ng ating mga paggawa sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. So baka akala nila yung mga taga Reddit lang ano, hindi nakikinig sa kanila. Yung mismo mga ka-member nila naka-live ngayon sa TikTok eh. Ano sila, oo, ano, si... ako eh. Naka-live sila eh. Misa si video, ano, dumadalo. Pangalan nun, Faith Podcast. Oo, ando si idol ko eh. Sino idol mo? Hindi, yung idol ko yung pangalan na MCGI daw siya. Ah, pangalan niya yan. O, nakita ko magkakasama sila doon nila. Eh. Hindi nakikinig. O, hindi nakikinig. Naabutan ko rin si Totoy Bibo. Live sa prayer meeting. Nagti-TikTok siya. Sabi niya, hindi, dadalo ako viewing. Sabi niya. Maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Hindi na rin talaga sila, no? Hindi na nakikinig na rin yung mga yan. Totoy Bibo nga eh. I-promote nyo yan. No? I-promote nga pa pala natin yung ano. Kung gusto nila, may website daw si Totoy Bibo ngayon. Oo nga. Mabuting kalooban yung pinanggalingan. Ako po kasi una umanib sa buong kamag-anak namin, mga fanatics. Ngayon, dyan, kaya di ganun kadali. Ayun, sabi ni Poncia. Galing sa kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa. Opo, ano ka lang. Dyan ka lang muna. Pag nakahanap ka ng perfect timing, tsaka ka umexit. Paglilingkod na mabuting kalooban. Ako din eh. Ako din ang una eh. Kaya buong pamilya ko ang ano. Na anib after the following year taglay na mabuting kalooban sapagkat yun ay bahagi ng ating pananampalataya na
sa ating pananampalataya. Parang may napipredict ako na conclusion yung ano nila eh. Yung pagkakatipo na yun, mukhang may hingian na naman yan eh pagkatapos ng pagkakatipo na yun. Kasi nakita ko yung doktor eh. Sa mabuting kalooban, kaya may project sila ngayon. Gusto ko nga malaman kung sino yung nasa likod ng hospital na yan eh. Baka sila rin ang ano yan eh. Sila din ang contractor niyan eh. Gagawa tayo ng mabuti. Posible. Lalo na sa mga yung ano nga, yung ulat nga nila sa SEC, 'di ba? Biluin mo na ano nila 'yon. Na walang kaayusan yung financial transparency nila. Yung pakayang project na 'yan. Baka nakakalimutan nila yung ginawa nila sa Quiapo. Speaking of piyesta ng Quiapo. May pinangako ni Brad Eli na magtatayo daw sila ng hospital din sa Quiapo. Ang Diyos ang nag-uudyo. Pero mo, katakot-takot na concert ang ginawa nila noon ah. Ni anino ng hospital, wala naman silang ano. Tayo'y sumasampalataya. Hindi naman nila ginawa yung ano nila. Ah, may ganon? Hospital sa Quiapo. Oh, nung araw. Sinabi niya. Hindi rin natuloy. Oh, nagpa-concert pa sila dati niyan. Siguro mga year 2002, mga ganyan, or 2004, mga ganyang, ano, mga ganyang taon. Mga concert-concert dyan eh. Itatayo daw ng hospital sa Quiapo, malaking hospital dyan. Ay, Ate Pech, maingay. Malakas pa yung... Ay, sorry. Bakana. Wait lang. Eh nakita ko kanina dumidikit-dikit yung doktor eh medyo na ano ko eh. Mukhang may something eh. Aling iingatan? Anong pananampalataya yung iingatan? Parang natatandaan ko yung hospital na yan sa ano, Quiapo. Pananampalataya na ibinigay sa atin. Sabi dun sa Judas, sinong doktor ibinigay yung pananampalataya na yun? Alam mo yung mga doktor natin, mababait. Mababait yung mga, nakamit ko yung mga yun, sila, ano? Dokbong, Sesebre, si Doc Migs, okay lang. Medyo ano lang, mataray, pero okay lang din. Ewan ko lang si Doktora Cabanilla, sabi daw nila, ano din yun, eh. Yung pagka-ando, Panginoon. Pero, pero yung ano, sila Doc Bong, Doc Sebre, mabait yan. Na ano lang talaga yan. Oh, yung kabaitan nga nila eh, yun yung sinasamantala niya mga yan eh. Oo. Kayo po, masama ba? Kaya marami pa rin nautuyan sila. Eh, dapat eh. Alam mong ginagawa nila kay Doc Bong Santiago? Eh, hindi ka maninirampu rin ang kapatid. Ano? Ang ginagawa nila kay Doc Bong? Saang ano, ang contact person? Hindi contact person, parang ano, parang... May katungkulan kasi siya sa Bulacan Provincial eh. Bulacan Provincial Hospital. Ano, parang ginagawa, kasi nasa LGD pa ako, pag meron kaming isusugod sa ospital at walang budget, ano, pupunta kami sa social services, yung sa SWA. Tapos sasabihin lang namin yung pangalan ni Doc Bong. Oo, approve na yun na assistance. Oo. Wala kayong ano, pakinabang nila kay Doc Bong. Yun ang ano, iingatan nila pag yun ang nawala. Mapipila yung ano, ang LKD. Yung mabuting kalooban sa kapatid, dapat makita mo kung may pananampalataya kang galing sa Diyos, huwag mong kalilimutan ang Diyos mabuting kalooban. Kaya, ang ipoproduce nun na gawa sa'yo. Hindi yun na, alas, the patch. Takot yun, takot maimperno. Mabuting kalooban din. Oo. Hindi pati si Pesebre, may private na clinic yan eh. Kumikita talaga yan sa clinic niya.
kahit ano, yung mabuting kalooban ay kahit tanggalan mo ng MCGI na ano yan, baon-baon mo yun na tungkulin, yayaman yan eh. Kapatid na Rodel, ecologist pa naman yan. Diyan din, may libre din konsulta sa kanya, ano, sa clinic niya mismo ha. Wag na yung ano, wag na yung konsulta tuwing pasalamat. Yung mga nasa ORPA, yung mga matatanda, pupunta talaga doon na by appointment sa clinic niya. Isang van kami na pupunta doon. O konsulta sa kanya, libre. Ganun. Nang pagpapahinuhod. Kita mo na, Brad Rudel, edi dapat nakabihi sa iyo yung kagandahang loob. Okay, ngayon, eh, kapag ka ba masamang kalooban, maganda ba? Pangit po. Ayan. Eh ano yung maganda? 27 na. Ang kalooban na dapat eh nakabihi sa iyo. Eh di yung mabuting kalooban. Hindi ba ganon, kapatid na Rodel? Tama po. Opo. Eh kung nakabihi sa'yo, yung mabuting kalooban, eh representasyon mo hindi lamang sa kapatid, Brad Rodel. Kaya lang ini-emphasize diyan ni Pedro yung pagkakaroon ng mabuting kalooban sa kapatid. Mga nakaka-20 minutes pa lang, no? Bahagi, Brad Rodel, ng kanyang inihahabilin, tinatagudulin niya as to how to deal with the brethren. Paanong makikitungo sa ating mga kapatid. O pero, ginagamit niyang feeders yung kapatid ka rin. Lang doon. Mabuting kalooban sa kapatid. Tapos pag hindi na kapatid sa pananampalataya, eh ang sabi, gagawan mo ng mabuti ang lahat. Pag hindi na kapatid sa pananampalataya, masamang kalooban ka na. Eh, it does not... Maganda yung tinetext na nga. Ay, sige, pag nagkasisihan, at least may ano siya si Brad Rudel. Hindi siya, hindi lang siya may kasalanan. Gagaling sa Diyos. Diyos na dapat maging panuntunan natin, ano? Kasi alam mo, ang pagmumulan talaga noong mabuting kalooban sa kapatid, eh yung puso, anong klaseng puso? Yung pusong naliwanagan. Basic to. Para sa isang matandang kapatid, basic na basic to. Mabibwisit ka. Sige. Basahin na. Ano bang paksa nila? Good works na naman. Mabuting kalooban sa kapatid at sa hindi kapatid. Huh? GMRC nga eh. Good manners, right conduct. Sa bibig ay sa puso nang gagaling. At siyang nangakakahawa sa tao. Baka may ano na naman, baka may concert, kaya ganyan. Sa puso nang gagaling ang masasamang pagpapatay. Balita ako, magtataas ng copy news eh. Pagpatay, mga pangangal. Oo, magtataas daw. Mahina daw ang collection ni Brad Roland, diba? Iniipon daw sila ulit. Iipunin. Saan galing yung masasamang pag-iisip? Bukod pa pala doon, meron pang MCGI, ano ba yun yung sa labas MCGI Cares na ano contribution? Yan. Eh, hindi yung para doon sa hindi mga member ng copy. Ang mga bagay na lumalabas sa wala kang takas. Sa puso nang gagaling. Eh, ah, lakas na loob nito ni, ano, ni Brad Roland eh. Pag ginagaya yung Stanley Bradley, pati siya pala, nangungutang na daw ngayon ng ano, $1.5 million daw yung utang niya. Yung napanood ko sa video, ay in-upload. 1.7. Uy, sabi ko ba? Parang si Best na ngayon ah. Mga ano, nangungutang na pala para sa gawain. Actually bro, hindi lang siya yan. Halos lahat ng MIC ganyan. Masama din po. Dahil sa puso ng ano nga, isang MIC na kilala ko, isang malangit na, eh, laki na utang nun. Kung masama ang kalooban, yung mga natisod nga ng mga bitapak ng mga inutangan nila eh. Masama. Opo. Bakit? Eh, masama yung pinanggalingan eh. Nung makikita na masama talagang ano eh, sinasamantala na nila yung mga, ano, mga member kasi alam nila na ano eh, nagpupulasan na iba eh. Naramdaman na nila yun eh. Yung masama,
Kaya nagmamadali na rin yan sila. Sa loob. E pag masama ang kalooban mo sa kapatid, anong ilalabas nun sa kapatid? E di hindi mabuti. Ang ilalabas nun, masama. E ang sabi, gagawa ka ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Saan magagaling yung mabuting gagawin mo, yung mabuting ilalabas mo? Eh galing doon sa loob. Sinabi na niya to kanina. Sa mabuting kalooban. Kung saan doon nanggagaling yung masama ang kalooban mo. Sinasabi mo. Ang ilalabas sa kalooban galing. Mo, masama. Mga tatlong beses na niya inulit. Tama po. Kaya idadagdag natin sa pananampalataya yun. Kasi pagka ikaw... Alam mo kung i-screening yan si KDR. Hindi papasa sa screening yan. Basa tayo. Kasi screening, binibilang yung mga kapatid. Diba? Binibilang mo yun eh. Kapag marami kayong mga kapatid, yan po ang dapat natin maintindihan. Yung mga ganon, mga feelers. Binibilang ng ano yan, screener yun eh. Mabuting kalooban. Hmm. Kapatid na Rodel. Eh pagka ikaw, lumalakad ka sa katwiran, sa matuwid, may dapat bigyan nilang pansin yung Brazil na uubos na. O edi pagka hindi. Yung mga report binatang, doon. Eh, iba. Binatanggol nila yung uubosin yung doon. Kung ikaw, lalagas na sila ngayon doon. Sa katuwiran, lumalakad sa katuwiran, eh meron ang wikang mabuting kalooban. Kaya alam mo, yung may mabuting kalooban, idaragdag sa pitaka, sabi ni Ega. Kasi... Yan sabi ni Genevieve, naka-dos litros kasi. Ano yung dos litros? O eh, diba? Dos 22. 2 liters. Ano 2 liters? Dos litros na ano? Santiago. Sabi niya, naka-dos litros yata to si Bonge. Parang sirang plaka pa ulit-ulit. Na ang pananampalataya ay gumagawang baka Hinebra? Ng kanyang mga gawa. Dos litros. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Kita mo, kapatid na Rodel? Baka-cook. Ano nagiging sakdal ang pananampalataya? Sa pamamagitan po ng zero. Mga gawa. Eh ano ang gagawin mo? Alak daw. Eh ang gawain ng pananampalataya, kuya. Yung gawain na mula sa pagnanasang ipinanasa sa iyo ng Diyos. Tama po. Na ang Diyos ang wika ang gumagawa sa inyo maging sa pananasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting pinapaypayang ka daw ng demonyo niyan. Ngayon, eh, paano? Aircon pa yata to chapel, no? Ang gagawa mo ng pananampalataya ang kaantok. Kalakip ng kanyang mga gawa. Mag-CR ka ba, Tepech? Hindi. Parang flash. Nagpipirito ako eh. Ano, hinugasan ko lang yung pan. Ah. Na mainit. Snow yata ngayon dyan. Ay gawa na galing sa may snow ba, Tepech? Eh ano yung gawa na galing sa Diyos? Kahapot. Hindi naman masyadong malala. Ano, flurry-flurry lang. Eh di yung gawa na yon ng pananampalataya, kapatid na Rodel, gawa dito din pareho tayo mula sa mabuting kalooban. Ano brown Christmas sila ngayon, walang snow nung nagpasko, wala naka mga ano to mga snowman, wala walang nakagawa ng snowman ngayon brown Christmas. Anong tawag na? Laninya? Laninya ba? Tunay na ipinangangaral. Yeah, welcome, Red Lone Warrior. Sa kapanaghilian. Hello. Baka mahuli ka. At ng mga ibang... Oh, sensya na lang. Ngayon lang ako nagising. Tulog ka? Hindi ka dumadalo? Oo. Naka-on lang yung ano. Ah, mga kamag-anak mo dumadalo? Oo. Yung mayan. Hindi sila stricto sa'yo? Hindi ka nila ginigising? Yun yung pinagkatiwalaan na kung paanong ipinagkatiwalaan. Baka nakatulog din yung mga kamag-anak.
Ako nga, ito, nakatutok ako. Inaantok na ako eh. Ang sabi niya, no? Parang kang hinihili. Yung isa, oh, tulog. Pag may pinakita sa audience. Basa tayo. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Yung mga may amnesia, no? Amnesia. Ano yung makatulog? Insomnia. Baligtad. Insomnia, no? TKD lang ang pampatulog. Ay gayon namin sinasalita. O di paano nilang ipinapangaral kung paanong ipinagkatiwala sa kanila, kapatid na Rodel, hindi sa kamalian. Oh Lord, puro kapatid na Rodel, 44 na. Kung ako sa kanya, pagpaksain niya yung ibang mga kasama niya. Yun! Pag-assign siya, no? Sinasalita. Oo, pampagising. Yung iniaaral, ipinangaral, eh, yun naman ang tinatanggap natin. Yung iba, yung ibang mga ano, pinaobligado na talaga na mag-face to face. Kaya kung tinatanggap natin yung ipinangaral sa atin, oo nga daw. Ano natin tinanggap? Dapat maisip mo, kapatid na Rodel, ano? Kasi may pagtanggap. Ang buti yung paglilibot niya kanina, buti kung ano, may tanungan, eh wala eh, parang fans club lang yung nangyari. Nagikot lang, nagtilian lang sila. Nagtanong siya. Maganda yung ano, dating ano niya. Oo, oh, tinanong niya, scripted eh. Di ba nakikita yung mga tinatanong niya, may ano, monitor, binabasa. Scripted ba? Buti oh, kung pwede siyang i-conclude yung ano, yung mga pinagtuturo niya noong nakaraan. Hindi sa tatanungin niyo yung mga member, may ano eh, may screen eh. Binabasa nung isa kanina, kita ko yung isa matanda eh. Yung ebanghelyo, kapatid na Rodel. At yung mas maganda, may ano diyan, confirmation na tanungin siya. Mas maganda ganun, nag-debut siya eh, kaya lang nag-ikot nga siya, ginawa niyang fans club yung ano, yung apalit. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Good night po sis Genevieve Sayap. Sabi niya sayang ang oras sa paikinig. Pupunta pa ako sa housewarming lang nis ko tomorrow. Good night everybody. Hindi sa pagdaraya. Paano ipinangaral? Ipinangaral 'yon sa mabuting kalooban. Papiliin na lang. Papiliin na lang si Egay. Ano daw ang silbi ng mga ministro? Pinangangaral lang iba si Kristo sa kapanaghilian. Pagkakolekta. Pagkakolekta. Eh sila, pinangangaral market. Eh tingnan mo. Pansinin mo. Kahit kailan, hindi na nanghingi sa pulpito si ano. Diba? Hindi rin sa yung ano, yung hindi rin sa yung mismo nagpapatarget, diba? Sinong nagpapatarget saka nangungulit ng koleksyon? Siya naman inyong pinananatilihan. Kaya mga ministro, tayo mga manggagawa. Aral ng ebanghelyo mula sa mabuting kalooban, kapatid na Rodel, dapat ayaw na nila na networking kasi para papansin nila, konti na lang yung nagme-member kasi ang mahal eh. 17K yata yun, yung yusanan nila dati. Kaya diba sabi ni Brad Roland, ayaw na namin ang networking. Mas gusto namin direct selling. Kasi produkto nila yung ano yung nakapront. Baka ang kalooban natin punong-puno ng welcome kay ano Bud Resty Reynes. Resty Reynes, kumusta na po ang inyong koleksyonan po diyan? Ah, ito pakain ng halal. Medyo busy lang. Hindi ka dumadalo live ngayon. Eh, mas masarap kumain ng halal eh. Halal. Oo. Naman. Wala kang shout out po sa Middle East. Kumusta na po ang mga pagtutulong-tulong natin na hit ba mga targets natin diyan? Mahina na ngayon eh. Na istorbo yung negosyo eh si Kuya Adel. Kuya Adel. Kuya Adel, ayan. Kailangan siguro taasan ng ano monthly premium. Premium membership tsaka OnlyFans. OnlyFans na lang.
Ngayon ba't parang subscription? Nangungutang tuloy si Brother Roland. Kaya. Paborito pa naman ni Brother Esti yung ano. Kunting haplit pa mga kasama. Opo, iba pinanggalingan yan. At siguradong sigurado, hindi ang idudulot sa iyo niyan eh mabuti. Kasi alam mo, pagka 50 na. Galing sa Diyos, kapatid na Rodel. 50 viewers na. Hello! Hindi, kapatid na Rodel. Ang viewers natin, 41 sa YouTube. Wow, ang dami. Sa Facebook. Hello! Mga di dumadalo. Hindi dumadalo. Sa Reddit, 162. Hoy, magsidalo kayo. Kayo nandito. Ay, kapatid na ako. Bad rest is... Bad rest is... Mas... Ano, alin, papipiliin namin kayo. Makikinig kayo dito sa Bacoly TV Podcast o manunood kayo ng Batibot Podcast ni Jamal Magpapak. Ay, lagman! Narinig ka dyan, Wadlon. Narinig ka. Sa labas ka manutulog. Ano, yung tinuturo niya kanina, yung ayun, pakitunguhan yung mga nasa labas, lalo-lalo na yung kapatid sa pananampalataya daw. Sa tingin ko, di naman nila ginawa yun eh. Biro mo yung ano, yung sinasabi nga ni Ulysses, si Little John, nangingina sa palok, di daw nila binibigyan. Samantalang paborito ni ano yun, ni Bess yun, nung nabubuhay pa. Kaloob ko eh. Oo, Lidl dyan. Minsan ano, di natin napapansin. Ay, ito pala. Yun nga, di nila pinakitunguhan ng ano eh. Tapos may paganyan-ganyan pa sila ngayon. Maganda eh, ano pala, no call, kasi may nagtanong di, nag-ano dito sa YouTube na ano, walang link, kaya dito na lang makinig. Mukha kasi mangyayari sa ano po. Mangyayari kasi nito Wakoli ay parang this 2024 i-abolish na talaga nila totally ang Zoom. Talagang lahat ng it will be a ano na face to face na lahat. Ang exemption na lang kung yun doon sa mga disabled, mga may sakit, yung mga ano hindi makapunta sa lokal, doon lalagyan ng Zoom. Pero pag normal ka na ano, makakalakad ka naman, may kotse ka, may sasakyan, you're obliged, hindi ka nabibigyan ng Zoom link unless magpaliwanag. So kung maganda siguro ganito ang gawin, kapatid na ba ulit, instead na dumalo doon, manood na lang sila ng Broccoli TV Podcast dahil ano, nandito naman lahat. Tapos meron pang live commentary and counting. Parang saka ano, summarize na. Summarize, o. Tapos meron pang live. Tapos live pa na blow-by-blow coverage pa. Meron pang blow-by-blow coverage na gagawin. Real-time. Real-time. Parang boxing. Landas ng Panginoon ay kagandahang loob. Walang landas ng Panginoon na lalakaran mo na masamang loob. Naintindihan mo, Brad Josel? Opo, awaran Diyos, Kuya. Yan si Brad Josel na itinawag. Lahat ng landas ng Panginoon. Si Brad Roland, hindi tinatawag, no? Kagandahang loob yan. Kahit noon pa. Pagka po, hindi ganun ang makikita sa ating salakad natin. Hindi, na ano yun, nadudulas eh. Nadudulas. Tsaka rin nagsabi nung hintayin mo. Napagalitan siya din. Napagalitan din siya. Po natin yung mabuting kalooban sa kapatid. Dahil yan po eh, it's a must, mga kapatid, kuya. Ang ganda po nung mga pagkakahanay na ito talaga. Tsaka, makikita mo na kagad po eh. Sira ang business pagka ano. Lahat ng landas ng Panginoon
kagandahang loob. Favorite ni Jocel yung ano. Kaya pagka ikaw, ang ganda po ng pagkakahanay-hanay. Kapangitang loob ang meron ka, Bro Jocel, isa ba? Kasi ata yan ano, yung damor na ano na maganda yung pasok ng pambobola mo, mas mataas yata ang bonus pagka ganun eh. Di ba ganun ano? Ganun lang naman ang simpleng deduction nun eh. Kasi dapat makita natin yung ano, pagalingan sila sa pambobola. Produce sa atin nung pananampalataya. Oh, ganyan din yung ginawa nila kay Bes nung araw eh. Lalo na si ano si Brad Mel, oh, gumuguhit. Men, sila ano, Efren. Efren. Si ano, kapatid na 705, matindi rin yun. Minus mo yan, pag iminainos mo, ay pananampalatayang walang bunga. Pananampalatayang hindi magbubunga ng marami. Pananampalatayang hindi magbubunga sa'yo ng mabuti. Kung hindi, ang mangyayari, ang pananampalatayang sinasabi mo, eh iba ang bunga. Yan. Kaya alam mo, dapat na rin baka mga meron kasi yung ginagawa Rolly para ano para makapagtago doon sa mga face to face yung ginagawa nung iba hindi sila dumadalo tapos nanghihingi ng mga screenshot sa ating Panginoon Jesus Kristo. Yung oh, may nanghingi sa akin pag-aapalit pa, pag-central apalit pa. Ay sabihin na lang, oy, nandito ako sa ganito, nandito ang ebidensya. Na dapat na ginawa ko yan eh. Kaya lang kine-question ako, saan daw galing yung link ko? Sabi ko, yung mga workers po sa South, meron pong link na sarili, pinapasahan po ako. Magtataka siguro yun, kasi bawal yun. Tapos ano, there will come a time talaga na ano, ayaw na nila yan dahil ayaw nang i-abolish na nga nila totally yung link-link. Baka man, sabihin na nila eh, ano, anong gusto nyo, hindi na tayo dadalo. Kaysa naman, hindi ba? Eh, hindi ako ano ko dyan is kung dahil gagawin nila sa lokal yan tapos ganyan kahaba pa, paano yung per batches yun na nga tamad, o walang bunga, eh di may bunga ka baka yung ang ano yan nobody I think ko-obserbahan muna nila yan there will anong tawag nito siguro pag if a full scale na nila ko-obserbahan nila yung attendance kung okay ba. Pag nakita na nila na alba, wala talaga parang babang-baba yung so siguro there will ano babalik nila yung napa-iiksiin na lang diba kagaya dati pero kung ganito pag kahaba wala ito hindi ubra to hindi ubra yan. Tapos ang dami pa nila mga lokal na nagsara, di ba? Yan na nga. Ah, ngayon, awawa mga worker niyan. Iikot ang mga pit niyan. Pagod dyan. Kasi kung bagbag pa face-to-face yan, whether you like it or not, merong hindi dadalo dyan. Hindi. Hindi talaga dadalo. Hindi talaga dadalo yan. Kagaya dito sa amin, sa amin lang mismo, meron kami mga trabaho lahat eh. Hindi pwede na, ano, hindi ito kagaya ng mga early 2000s, no. Marami mga unemployed na mga, ano, mga ganun. Okay lang magdamagang pagkakatipon. Eh, ngayon, iba na ang dynamics. Tapos ganito pa kahahaba, pero pag hindi ka sumusunod nga, sa tapos wala man lang Rodriguez, wala ka man lang mapulot sa kahit ka ano wala loob, eh ano kabaligtaran papakinggan mo pa doon si Jamal nako batibot ano na lang yan bakuna ang ginagawa nila parang ano na lang brainwashing kahihiyan opo iba ganun ano kapatid na Rodel opo kaya pipili ka ano pipili i-invite pa kanina yung ay, ano kamatayan. Nag-ano kanina eh, nag-guess kanina yung ano, yung DS eh. Sabi ng DS kanina sa break,
nag-ano siya, parang power, ano tawag ng Gokoli? Motivational, ano? Motivational, parang sa mga networking, yung gano'n. Pinapower yung mga, ano? Mga parang gano'n, no? Parang hyper ang ano niya kanina. Parang hyper ang yung pitch. Oh, power ko yun. Parang kasi, di ba, opening na naman ng doktrina. And, opening kasi ng doktrina, mababa yung ano, out of ang member na lokal, umabot ng mga 100 maigit o mga 200 ang registered na ang guest lang eh, dalawa. Ganon, sa doktrina, ang gusto nila, 1:1 daw. Idadagdag sa pananampalataya na kagandahan dapat daw ano magmasipag daw sa pag-invite dadalin sa iyo katwiran hindi sa dapat matuwa sila niyan kasi kakaunti na lang pala yung aanihin hindi magi-start na yung 1000 years oh yun at yun na kung nasa inyo ang mga tapos natawa pa ako yung sabi ng sagana nakita mo no opo kung noon daw, hindi pa ka ba daw kaanib, magaling ka daw mag-invite sa inuman. Sabi mo, eh dapat daw ngayon daw, nandito na daw sa tunay na iglesia. Eh, invitan mo lang naman daw sa lokal. Eh, dito ni daw ang katotohanan ng iglesia na makapagliligtas sa iyong kaluluwa. May iinumin ba sa lokal? Ah, magiinuman sa lokal. Biko, ano to eh? Sinubliga nila yung member na mag-recruit. Oh, eh, sila ang ano dyan eh. Sila ang magagawa eh. Ba't hindi sila yung ano? Sila may mga kailangan. Ano, Jehovah, di ba? Sila yung naglilibot-libot. Eh, di magpa-expo sila. Ibalik nila yan dati. Eh bago nila ano, atangan yung miyembro, yung muna sugo nila yung papag-missionan nila. Hindi nga nagmi-mission yung sugo eh. Dapat sumasagana ka dun eh. Parang awkward eh no? Eh, ang isang bagay na dapat sumagana sa atin mga kapatid. Walang convincing power eh. Kaya nga alam ninyo, imbis na mabuting ano, imbis na mabuting balita yung sinasabi ni Brad Roland, eh pangungutang yung ano, yung dinadaing dun sa mga member. Eh di ba dapat eh maging asin kayo sa sanlibutan, yun ang turo sa mga manggagawa eh. Sa mga lingkod eh. Pero, mga officer lang yata yan bro. Officers and workers lang. Pinayaman ba tayo? Oo, oh, kahit na. Eh, worker siya eh. Dapat gospel lang pinapangaral niya. Para ma-check mo yon, isang bagay. Meron daw kasing ano, ang sabi nung kanina, 2024 na daw kasi, marami na daw kayo kasi siguro silang mga gawain na upcoming. Alam na natin yan, merong, yun na nga sinasabi ni Kuya Adel na ang isang pag di ba yung maglilibot na yung mga ano Kuya Balbocoli pinos ni Kuya Adel na merong plano na no i-increase na yung mga ano copy copy Diyo 500 maglilibot na sila. Parang yun ang ganun ang ano yun. Parang ngayon ang yun ang offline ngayon ng mga ano ng mga division distrito parang ipapower nila lahat ng mga member na ganun parang maghanda na sila dahil anytime soon ibababa na ang per member na kasi ito na daw ayun pala MCGI juice pala ang tawag nila juice MCGI juice tapos 500 pesos a month. Ano ba ang mga bagay na ito, mga kapatid? No, diyan mo makikita ang priority talaga ng grupo na yan. Ang priority talaga nila, hingan ng hingan yung mga member. Imbis na nangangaral sila. Ang nangangaral ngayon, yung mga nasa TikTok, yun yung mga nagla-live, yung mga MICKNP, hindi mo yan maririnig na ano, nangangaral. Tignan mo, no? Ipag-aanyaya mo yung doktrina. Ang pakikinggan nila yung patay. Nasa MCGI parang katanong yung patay sasagot ba yung patay inyo, ang mga bagay na ito at sumasagana o yun nga eh tapos yun yung doktrina tapos pag naging member ka na iba na yung turo pagkatapos yung doktrina mo so confusing eh di ganyan din palang gusto nila di gumawa na sila ng AI na AI na best
na yung parang kagaya sa Bulaga, yung hologram. Oo, may sinabi si KD dati niyan, may plano siyang ganyan. Noon na, di ba nauso dati yung naalala niyo noon sa mga GMA at ABS-CBN? Sinasabi nila ng hologram, yung lalabas nila doon sa kanilang newscast na nandun daw sila mismo sa studio, merong lumalabas doon mismo sa studio ng mga kotse, gano'n. Parang gano'ng technology, gano'ng daw ni Akidi dati. Hologram, i-hologram daw niya si Bes. Parang kahit wala daw si Bes sa apalit, yung hologram niya, nakatayo siya doon sa apalit. Kasi di ba nasa Brazil siya? Oo. Ganun ang gawin si... Siguro kung gusto ni KD, ganun ang gagawin ng si Best na tatayo sa mga lokal. I-set up nun yung hologram machine. Parang... nasa atin yun. Parang espiritu ni Best yung titeksto doon. Grupo. Parang ano no, parang nanonood ko ng Star Wars, no? Star Wars. O Star Wars na naalala ko. Star Wars. The Lord of the Sith. Unlimited power. Sith Lord. Parang si Besh, Sith Lord. O si Darth Vader naman, si KD. Mga Sith eh, mga Sith. Shit. Pwede daw gumawa ng best GPT. Di ba may chat GPT? Best GPT. Oh, okay. Oh. Itanong mo. Kapag hindi ka sumusunod kay Kristo, kasi hindi ka nagdagdag. Kaya lang pag sumagot yun, Rokoli, what is Big Bang? Ang sasagot ni Best. Large quantity of nothing decided decided together. Hindi mo dinagdag lahat yan. What the fuck? Kristo, ang wala ni the hardest thing to pack is a hamster, sabi ni. Si SBC Packers. SBC Packers. Kaedad talaga kita, nobody. Rex Navarrete ba yan? Oo, si Rex Navarrete. The hardest thing to pack is a hamster. O yan, wag nating kalilimutan yon. Dapat yumaman tayo doon kasi ang... Ang lakas ng loob nila, no? Pasabi-sabi pa sila yung mga title nila ngayon. Bago na naman eh, di ba? Lingkod, ano? Herbant, yung mga tawag sa KNP ngayon. Bago na naman eh. Sa 3 at 8 ng... Bago na naman yung mga term nila ngayon. Hindi mo naman makita ang naglilingkod. Kawawa sila, ano eh. Yung mga nasa TikTok, si... ano, si Elvin Basa. Kawawa sila, naiipit sila eh. Tapos ito mga, ano, yung mga MIC nila. Wala. Pero mo, naturingan sila yung mga, ano, sila yung mga naatangan dyan ng mga ganyan manggagawa. Worker ko, no? Di ba, ano mo, nga sila? Ano? May aliping pampuok. Aliping pampuok, o. Aliping pampuok. May aliping sa gigigilid ba? Tsaka ano, aliping na mamahay. Na mamahay. Ako, mas na-appreciate ko pa yun eh, yung mga member na MCGI na nagla-live ngayon, na nagtuturo sa, ano, mga Bible. Yun nga lang, talaga nadadali sila ng mga, ano, parang ito nangyari kila Elipi, no? Elipi, Totoy Bibo. Nadama yung, ano, yung expo ni Brad Eli, nadamay din. Dahil yung ginawa ni Revolver, na TikToker din, i-exposition ni Bes, in-expose din niya. Dinoktor talaga sila, ano, no? Yung mga nasa likod niyang programa na yan. Biro mo, pati yung mga translation, ililikot din pala nila. Katulad nun sa ano, yung sa gawa, na-expose ni, ano yun, ni Revolver yun eh. Dinoktor din nila yung Iglesia ng Diyos na salin daw yun sa ang dating Biblia 1905. Iniiba din nila. Iniiba din nila yung translation. Kaya nagugulo. Napapalabas nila na ano eh. Marami po eh, pwede nyo ano, subaybayan yun. Napanood ko eh. Sabi ko talagang dami talagang kalokohang ginawa nito nila best nung araw. Ano yan, yung NPV version, ano, NPV
dilikot pong version. Pero yung pati translation, guguloyin mo, yung ang Biblia nakalagay sa monitor, ang dating ang Biblia. Tapos yung pala, pag tinignan mo dun sa totoong sali na ang dating Biblia 1905, hindi pala ganun yung ano, dinoktor din nila. Kaya talagang ano, madami maliligaw sa ginawa niyan, yung ano, yung doktrina niyan, puro ano, ang isang ang daming maligaw. Yung ano, yung sitas na umakit ka sa mataas at tumanggap ka ng kaloob sa mga tao, di ba? Ang interpretation nila dyan eh, hindi tumanggap, nagbigay. Bigay yun. Tapos tumakbo dun sa mga, ano. Pag ikaw ay nakakakita, eh dapat, yun kasi yung ginagawang batay no dati. Ano mo, balikan mo yung mga definition. Tumanggap talaga, brother. Tignan mo, Brad Rodel. Eh di eto na tayo. Nandun na tayo sa nakikita mo ng essence nung idadagdag na mabuti. Tumanggap talaga ang nakalagay. At dapat ito ay ang ginawa. Kapatid na Rodel, ha? Every time na babasahin yung sitas na yun. Ang sinasabi nila, dahil nagbigay. Nagbigay. Pero yung pinaka basic, Brad Rodel, ng pagkakaroon tama ng mabuting kalooban. Yung ano. Yung verse na yun, sa mother time, himay-himayin natin yung verse na yan. Kasi ginagamit nila yan para i-debunk yung yan kasi yung basis na ano eh, ng on nila period. Nang hihingi sa back, so. Yung basis ng mga ano para maka receive sila ng donation sa hindi nila members. Oo. Ngayon, yan naman ang dinidibank ko nung ano, ng MCGI na mali ang pagkaunaway ka nila. Ang translation na tama ay yung na kay Pablo kasi kinwote ni Pablo yan eh. Yung ano na yan. Yung sitas. Or did he? Talaga bang yun ang kinote ba talaga ni Pablo yan? O? Si Soriano nang nag-quote, no? Yan, kapatid na Rodel. Tignan mo, no? Ang hinala ko dyan, hindi kinu-quote yan ni ano ni Pablo. Turo niya yan na sarili. Nagkataon lang na nag-match doon sa ano. Gumagawa ka ng katwiran. Kasi yung sino mang hindi gumagawa ng katwiran eh hindi sa Diyos. Ay isa sa mga ano eh mga manipulation ng no sitas. Pagka nagpaksa na si Soriano na ganito dapat ang tamang translation niyan. Tuwing ipa-flash na sa screen, ganun na. Kaya kung magbabasa sa Bible, bakit iba 'yung nakasulat? Eh kasi na-miss mo yung paksa na ano eh. Na tinalaray na ganito dapat ang translation, which is very, para sa akin, very ano to, arrogant at sigurado bakit kasi binulag ano tawag, nakalimutan ko naman yung word ito. Kumbaga, wala naman silang authority at wala silang hindi nga sila nagsasalita ng ano eh, ng Greek eh, or Hebrew man lang. Ang pinagbabatayan lang naman nila, dictionary lang din eh, interlinear. Isword yun eh. Isword. Para pagbabaguhin mo yung mga yan, wala naman silang karapatan eh. Pagiging anak ng Diyos at anak ng Diablo, kapag anak ng Diyos, hindi bulag, Brother Roden. Opo. Pag anak ng Diablo, bulag. Kaya yun nga, wala ka na maasahan dyan sa mga worker na ano na magmamalasakit pa sa aral yan. Pero yun, ang pangalaw, ang priority na talaga nila, talagang koleksyon. Diyan mo yan makikita ng mga gawa nila ngayon. Kaya siguro, ano, yan sila sisipagin sa pangkolekta kasi unlike noon, ngayon, ang mga ano dyan, may sweldo na.
Kung sa Diablo, may sweldo na sila eh. Na, oh, ever since nag-take over si KD, meron na silang... Kaya... Yun ang isang dapat yun, mas magiging masipag sila ngayon sa pangungulekta. Simple lang naman yung equation na yun eh, no? Eh maliwanag naman yung sinasabi ng banal na kasulatan na yun eh, na kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, dapat umiibig ka. Si Brock seryoso sa pagbibilang mo. 81 na. 81 na. 82, yan. O yun ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Masaya pala to. Masaya pala. Parang si 7 lang, 7. Ang mahirap yung e-edit mo yung video. Hindi ah, si 7 yun. Oo, hirap nun. Naku, hirap nun. Mauubos ka ng oras. May graphics pa na. Ano? May numbers pa. Madedetect mo yung timestamp. Yung timestamp ng each kapatid na Rodel. Do'y hirap nun. Kanyang awa, matindi yung pananampalataya ng kapatid. Board na board siguro. Oo, oh, board na board. Pati pagbibilang. Baka may ano yun, may OCD. Ngayon kasi ganun na yung tao. OCD yung matindi yung focus niya sa ganyan. May makikitang gawa sa atin yung sa ano kasi sa worker screening gawa na makikita sa yung mga repetitive ano mo, words or statement mo tinatrack yan na nag-i-screen mo edi nakita mo pag naparami yung mga kapatid opo yari ka sa screening nun eh opo pero kung halimbawa nakikita mo. Pero nung buhay si Bills, hindi siya ganyan. Eh, nakita mo ba? Naging ano na lang niya ngayon, ano, kabado kasi siya. Alam niya na ano, eh, hindi sa kanya yung ganyang ano, activities na nangangaral. Hindi yan sa kanya. Nung araw kasi, may dikta sa kanya bago siya pumulpit. Oh. Ino-orient muna siya. Eh ngayon, hindi nga natin alam kung siya talaga yung gumagawa ng teksto dyan. Ang may pag-ibig, hindi umiibig sa salita lang. Nakikeywords na lang yan. Kaya sinabi, huwag tayong magsiibig ng salita. Ni nang di laman. Palagay ko siya gumagawa ng teksto. Kasi ganyan kasi eh. Hindi iba yung ginawa. Yung walang gawa at katotohanan. Wala nga paksa eh. Nakikita mo yung kapatid mo. Wala palagi may ayuda doon kay ano, kapatid na Rodel. Eh kasi wala kang pag-ibig. Dahil kung may pag-ibig ka, nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan at meron judgmental to eh. Hindi mo puro yung mga puro salita lang daw, hindi gumagawa ng mabuti. How would you know na hindi gumagawa ng mabuti? Kapatid na Rodel. Hindi man niya kilala, hindi naman na nakikita yung gawa ni Kuya Adel. Ating Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. Mag-ibigan kayo, 'di ba? Yan ang sentro lagi na pinag-aaralan natin eh. Yung nga kasi yung gusto niya yung mga naka-picture, yung naka-video. Yun yung gusto niya eh. Ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong iniibig ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sa gayon, black and white eh. Noon pa yan black and white eh. Pag umalis sa iglesia nila, masama na. Hindi na gumagawa na mabuti. Eh, hindi yun totoo. Isa, kapatid na Rodel, kaya matatanglay mo yun kung idinagdag mo sa pananampalataya. Parang ang tanong din din dyan eh, pag wala sa loob ng iglesia, hindi na ba gumagawa ng masama? Ba't ka magkakaroon ng mabuting kalooban sa kapatid? Yun lang naman yun eh. Pag nakita mo yung kapatid mo, nasabihin nila hindi tunay na kapatid yun. Hindi nakakait ang awa mo kasi mabuti ang kalooban. Hindi nakatiis sa magaling na aral. Bakit mabuti ang kalooban mo sa kanya? Eh, kasi niya ay may pag-ibig ka eh. Eh kung wala kang pag-ibig, sa demonyo ka. Kung sa demonyo ka, sa demonyo na daw. Ganun lang naman. Pag sa demonyo ka, bulag ka daw. Na Rodel, ano? Deduction, hindi naman tayo maliligaw eh. At ito, ang isang... Pag hindi ka gumagawa sa demonyo ka, dito, bulag ka. Ito, ano? Sana makita mo ito. Pag hindi mo ito nakita... Define yung paggawa. Ano yung definition ng paggawa? Gumagawa ang mga si Satanas eh. Tsaka ano yung define ano? Define sa demonyo. Ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling.
Ah, pag may poot sa kapatid, sinungaling daw. Ayan. Pag may poot sa kapatid, sinungaling. Eto, kapatid na Rodel. Oo, ayan o. At napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Iibig ba, kapatid na Rodel? Yung sinungaling dyan, yung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, pero napopoot ka sa iyong kapatid. Pero kapag sinabi mong napopoot ka lang sa kapatid, ay iba yun. Mamamatay tao yun. Hindi mo maibig. Ano ibig sabihin, kapatid na Rodel? Pinipinipinipinipin na naman ni ibig mo kakalata eh. Bulag yun, dahil walang pag-ibig eh. Bulag yun. Hindi mo maibig yung kapatid eh. No? Opo. Tignan mo ngayon ang significance. Eto. Kung nakikita mo yung kapatid alam mo, gusto, ano, medyo, ano, naintriga ako sa feelings na nagsisenyas yung para sa, ano, kung ano kayang, ano kayang nararamdaman niya, ano? Kapatid yan, di ba? Kaya iibig tayo, ano, wika? Oo, kapatid yan. Nung namatay nga si Brad Ellie, yung iyak niya, nung in-announce, grabe. Kaya kung iibig ka ngayon sa gawa at katotohanan, pag nakita mo yung kapatid mo, Brad Rodel, na nangangayon. No, yan, yung loose na yan. Ano yan eh, na suspend yan ng maiksing panahon eh. Di ba? Bakit po? Bakit? Finlip niya yung table sa galit. Na, kasi, ano yan, ano ba yung incident na yon? Parang meron siyang naka, ano sa ad pro, na parang hindi pa, parang hindi naka-prepare yung mga gamit. Oo, parang ganon. O hindi naka-setup. Nag-tantrum. Pinagalitan niya yung ad, bro. Oo, nagdabog. Tapos, inano daw yung mesa. Nag-flip down ng table. Parang ganon eh. Oo. May anger management. Oo. Tapos yun, hindi mo na siya pinagsenyas. Dahil... kung iniibig ganyan. Siya kapatid. Pero ano ba siya? Mute ba siya talaga? Pipe. Hindi. Hindi. Ay, hindi. Nagtuturo yan eh. Language. Ng sign language. Opo, kuya. Mm-mm. Ano nyo kaya sinasign language yung kapatid na Rodel? Pero hindi mo iniibig. Pareho tayo ng tanong. Eh di ini-spell yung R-O-D-E-L. Kapatid. Ay, kapatid. Ano nga hindi, mabilis. Mabilis naman yung ang Korinto. Yung ang Korinto, bilis eh. Hindi mo ma... hindi mo ma... ano, yung each letter eh. Pero yung mga... siyempre yung mga deaf-mute. Alam na nila. Paano mong maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo pang makikita? Paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang itong visible, eh hindi mo nga makita. Paano mo nga ibigin yung invisible, but lang? Pero, kapatid na rin. Hindi mo maiibig. Mong kapatid. Ang hindi mo nakikita. Ano mo nga i-express? Anthropomorphize. Ang explanation niya, ibigin mo yung nakikita. Yung kapwa mo. That way, may ibig mo yung invisible. pwede. Yung puso mo na naliwanagan at hindi yung... edi ano, ibigin mo lang yung visible. Na nakita mo lang kasi yung... it doesn't mean na iniibig mo yung invisible. Kasi nga, invisible eh. Wala naman yan eh. Oo. Pero hindi mo maibig. You love the person because you love the person, eh, not sabihin, because of something else. Hindi mo din siya talaga nakikita. Opo, lalabas, kaya mo iniibig dahil sa Diyos. Tama. Hindi genuine. Eh, papaano mo pa kaya ngayon? Takot ka sa Diyos. Si mas pakitang tao. Yun. Yun na nga yung... ilo, pakitang Diyos. Yun na nga yung... hindi nga makita yung Diyos. Okay. Yun na nga yung iba na dahilan na kaya sila nananatili. Para masabing hindi... nananatili pa rin dyan kahit na ano na. Kasi takot na takot nga kasi sila. Na umalis. Diba? Takot sila sa impyerno, ganun. Nakikita physically na Diyos. Agnostic talaga 'to eh.
Pero kanina pa niya inuulit, invisible daw ang Diyos. Yung kapatid mo na nakikita mo, ibig sabihin, na umibig ka. Yung pag-ibig, magmumulat ng iyong mata, mag-aalis sa'yo sa pagiging bulag. Kaya kahit na yung invisible, Brother Rodel, invisible, capable of seeing galit the invisible. Kung totoo yan na, di ba, yan pinapangaral nila ibigin nila ang kapatid. Eh bakit ano, ang tindi nilang manggipit sa, ano, sa financial. Di ba, kung may konsensya ka, yung mga yan, kakabangon lang sa pandemya, sinatadtad mo ng concert every week. Eh, hindi pag-ibig yan eh. Parang ginagawa mo nila eh. Yun na rin dito sa sinabi ng worker na ano na daw, i-prioritize daw yung dita pa kasi daw malapit-lapit na raw yung dita pa. Mamamahinga na rin. So kung tansya mo, matagal-tagal pa, hindi pa mamamahinga, hindi mo patutulungan. Tutulungan ko na kapag malalagutan na lang ng hininga. Parang kinapay yun. Makikita mo yun ng iyong puso. Ang samang pakinggan eh. Kasi ang sakit sa tenga eh. Sa gawa. Tapos sasabihin mo sa Diyos ka. Hindi sa salita. And by that, kapatid na Rodel. Tapos diba na kung naalala nyo nung kapanahon ni kapatid na Ellie dati, lagi sinasabi, walang kapatid na namamalimos. Wala tayong kapatid na namamalimos. Walang kapatid na namamatay na buto. Kaya pala mo. Tingnan mo, no? Ha? Ang magiging resulta, eto. Walang namamalimos, nililimusan. Ang naririnig mo? With nobody? I mean, naka-tune in ka? Samantala oo, hindi. Ay nagsisipin. Yung nag-uusap kami ni ano, hindi yung Satisfied. Sa mga bagay meron sa Twitch. Kikita. Si ano? Twitch. Okay. Sige. Kala ko na tiyempo lang eh. Tingnan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Paano baka dito na rin magpuntahan yung mga napubot sa Reddit. 45 kasi, ang nasa nakatuna sa kasi, plus 10 dati doon 55 75 kaya ngayon pagka natuto kang umibig sila sis kapatid, sino yun sis Marita no? Yun na kumpleto sis Marita Karisma nandito ka ba hindi bati na sila eh bati na sila yung nasa Facebook na ano, pinapost yung mga Kuya Adel, Rokolo TV, nag-exercise pa siya. Ano yung Rokolo na dito ba yun? Si Sis Marita? O, Marita. Yung... Andyan. Ay, hala yun to. Nagsisitingin kami hindi sa pagpapagay na nangakikita. Kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Pa ako. Nag-exercise siya tuwing umaga. Tapos pupus doon sa video niya yung mga link. Bakit yun ang tinitignan nila yung bagay na hindi nakikita? Secret ano, message siya. Nauubusan na ako ng ano eh. Na hindi na nakikita ay walang hanggan. Na makikita mo kung ikaw ay natutong umibig, kapatid na Rodel. Amen. Basic. Pero, alisin mo yung pag-ibig. Kayang-kaya ni nobody to text. Ano resulta? Ito na ang pinakamasakit. Eh, asan na ba si ano na yan? Eh, pandoktrina yan. Hindi mo ngayon anong yung pakikisama sa loob at sa labas. Mukhang doon niya lang kinuha. Tayo. Mukhang doon lang na kinuha eh. 13-1, kapatid na Rodel, hanggang 2. 94 na, 95. Ng mga wika ng mga tao. Minimum talaga, 100 to security. Datapwat wala akong pag-ibig. 94, kapatid na Rodel. Ay, ako'y naging kanso na tumutunog. May gitna oras pala. Na umaasa.
ano, baka kalaunan nito kung ganito palagi ay magkakaroon na ng parang ano ng poli. Parang ending. Ending? Ayun ang sasabihin ko. Hindi ka na mapa-ending. Magpatayan. Patayan. Kasi ganun yan eh. Di, maganda. Magandang idea yan. Pataya nga tayo. Oo. Mangulay. Sino mangulay? May rapon. Oo. Para ano, para atentibo yung mga closet. Diba? Kama. Pataending nga. Kung nanalo kayo ba yung Gcash? Oo. Pero ito ano, kailangan kolektahan muna sila. Si Sir Reddick ni i-post para ano, marami makataya. Tapos yung mga kukolekta, tambayad sa Zoom. Oo. Wala. Patindi, karang kasino, online kasino. Online. Online sabong. Hindi ka pa rin naliliwanagan kapag ka ganun. Kasi kung ikaw, eh, naliwanagan na, dapat umiibig ka. Eh, try mo, natin sa ano, umiibig, sa susunod sa prayer meeting. No, stay kasi mo. Hindi na try natin kung ilan. Sasabihin na identify mo umiibig. Ay, ano ka, umiibig. O kasi gayong prayer meeting, kasi ano, baka wala ng Zoom eh. Wala na. Parang limitado na yung Zoom mo. Paano eh, hindi na. Papupunta na nila sa mga lokal lahat. I doubt kung mag-ano yan, magsasucceed yan. Pag nakita nila lumitang apple yan. Baka maubusan sila ng miyembro niyan pagka nag-Zoom na sila. Doon ba nakukuha yon? Sarap-sarap ng buhay ng nasa bahay. Mm-hmm. Oh, nagiging mas productive ka. Mas productive ka eh, pagka nakasung ka lang. O tsaka ano, tsaka dati-dati yung unang mga taon na may ano pa, yung Zoom, di ba dati napaka-stricto nila, Bacoli, yung kailangan talaga na maka-video ka, tapos naka-open cam. Karaunan ngayon, karamihan na, majority na, naka-close cam na lahat eh. O konti na lang mo. Oo, hindi na si oh, hindi na nasusustain, hindi na kaya siguro eh nanon talaga sa nila, inalis aalis nila ng Zoom kasi wala nang ano, wala nang naniniwala doon sa open cam niyo po, open cam niyo po, wala na, wala nang pakialam. Siguro, diba, out of 100 na naka-Zoom, ang nag-open cam lang nasa mga 20 o 30. Karamihan naka-close cam na lahat. Nag-attendance ba sila ng ano? Nag-attendance pa rin. Yung ano yung magpa-picture ng whole body. Oo. Depende lang naman din yan sa mga ano. Kasi may ibang division ba nun. May iba hindi na stricto. Hmm. Kaya siguro ano parang mismo ng mga ano eh. O, mga opisyalis nga rin na naka-Zoom. Naka-close cam din eh. Meron ang aking utang. Ganun, ganun dito na naman po sa amin, naka-open cam, pero nakatakot sa ceiling, sa wall. Oo, sa ceiling. Sa sopa. Sa sopa. Mga butiki yung nagiging pagkatin. Iyong pag-ibig sa Diyos. Iibigin mo ang kapatid dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Hindi babaligtarin mo. Hindi pwede yun. Diba? Tapos ang iba, ang iba ba ko lang ginagawa is ano, nilalagay nila ng avatar. Yung ano. Oo, nakaano yung kagayang ginagawa nila ano sa Zoom, yung may animation, may logo, nilalagay nila ng MCGI care, ganun. At least may video rin, pero walang tao. Meron nga akong kapatid na nakita dati. Nakatapat naman sa may bandang noon niya. Eh, may pagkakalbo siya. Sumusunod sa akin para ay ng mga dito lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon. Hindi ginagawa ko yon, yung tinututo ko sa noo pagka gusto kong kumain. Ng lahat ng mga bagay na ito sumasana. Ay, gutom na gutom ka na. Haba-haba noon. No? Gutom na gutom ka na. Tapos kailangan mo pang uminom ng gamot. O di, ano, kakain ka na. Eh, ayaw mong magpaliwanag. So, para wala na usapan. Ano, ang ginagawa ko?
Tinututo ko sa ano ako yung ano. Damay naman yung mata eh. So alam nila kung gising ako o hindi. Yun lang, kumakain ako. Ganun. Ng kanyang dating mga kasalanan. Kung babalik tanong ko pala, pag naka-zoom pa, paano yun sa abulo yan? Gcash, ganun? Hindi. Hindi. Merong, ano, papunta ka sa lokal. Pag alimang kinabukasan na, parang ano, doon ka sa lokal, ano, ano mo yung abulo mo doon. Eh, nag-zoom ka pa kung papupuntahin ka rin lang sa lokal. Ang tanga. Kaya ka nga nag-zoom dahil hindi ka makakadala sa lokal eh. Hindi mamamasahe ka rin. Pupunta ka sa lokal, anong kinabukasan na, di ba ngayon? Tapos bukas, or kasi bukas, meron pa silang mga batch-batch. So, doon sa, ano, meron doon naka-ano na officer. May naka-ano doon, naghihintay na officialis na doon sa kahon. Ganun. Tapos sa dati, sa amin nung, bang transfer, saka money pick-up? Sa abroad yan, pero nung dito sa Pilipinas, ang sistema dati nung pandemic, lilibuti ng mga officer yung mga bahay. Sasakay sila ng isang sasakyan. Oo. Mahiya ka di magbigay. Oo, ang dami. Oo. Ano yung magdadala si... Buti pa yung Katoliko, ano eh. Yung kinikriticize nila yung support na tumatapat daw doon sa nakaupo. Eh ngayon, yung support ng MCGI nasa kotse. Nasa kotse, o. Ganun. Oo, pupunta kahon. Sa bahay. Kahon, o. Uhulong mo sa kahon. Yun yung ginawa nila nung ano, nung time nung kasagsaga ng lockdown, yung ganun. Masasabi yung sistema nila. Makikita mo ang Diyos. Tapos mayroon din silang ano sistema, yung Gcash. Pero ano, parang ano kasi nila yun, parang diniscourage nila kasi marami daw scammer. May mga scammer na lumitaw, may mga member na scammer. Yung kompetensya pa yung ano, yung main scam. Pag natuto ka ng tumingin, kapatid na Rodel, na ang gamit ay hindi ang paningin na ito. Grabe, 103 na. Ang mata ng iyong puso. Makikita mo daw ang Diyos. Makikita mo yung simpleng lohika. Hindi naman pag pinag-usapan eh yung pangkita, eh itong mata na ito lang ang i-consider mo. Hindi, dahil in the first tanungin mo, tanungin nila si KD kung nakita na niya yung Diyos. Literally. Hindi. Hindi pa rin. Wala pang nakakita. Sa future pa. Madudumi pa mga puso nila. Pusong marurunges pa. Pumalakpak na naman si Rodel. Rokoli. Pumalakpak siya. Pumalakpak. So, natawa siya. Nahiwaga na naman. Pambihira. Pambihirang hiwaga. Ngayon niya lang ulit narinig. Oo, ngayon na narinig. Lagi na lang sila gayon lang narinig. Iba pang kasukasuan ng mga bagay na ito. Kasi, ang sabi, sa guwagwa, hindi tayo pababayaang walang bunga. Huwag mong kalilimutan yan. At hindi basta ganun lang. Alam mo kung anong klase mo. Nakakatawa dito sa Zoom, dito sa ano eh, sa screen ko eh. Yung naka-zoom, yun nga, Kuya Ate Pecha, yung nakatutok lang sa noo. Mas malaki pa yung focus sa ceiling. Tapos, noo lang ng member nakikita. Alam mo, hindi yan, kala nila, ano yan, coincidence lang yan, or ano, sadya yan. Oo. Eh, papaano mo ngayon makikilala yung mga bunga na yan, ano? Oh, papaano mong alam? Ah, meron pa ba yung ano, yung mga tarpaulin, parang hindi ko masyado na ano kanina. Aking pananampalataya. Katulad ng nangyari nung 3 days nila, ang dami puro tarpaulin. Kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. At ang mga Bukoli, ang mga KNP ba nila ay diyan na pinapaupo sa harapan ng Bansin mo. Oo, ayan ang mga nakapote. Alam nyo,
Parang si ba dati, di ba dati meron sa sariling kwarto, nandun pa nga nasasayaw-sayaw si Noli, di ba? Mulero. Di ba may kwarto sila dati? Ngayon siguro parang... Oo, oh, habang, ano, habang nagpapaksa si Bes dati, nang numero unong ano, kwento ng kwento, habang nagpapaksa si Bes, yan, si KDR. Ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Andiyan ba si Roland? Pag tumatalima ka sa katotohanan. Papa, baka na ano ba huli. Sa kautusan ni Kristo. Eh, dun nasuspindi yata. Wala oh. Wala siya. Pakunwari sa mga kapatid ay hindi ko siya nakikita. Na sabi ito, ni si Adel, ano eh, maglilibot-libot daw eh. Puso sa isa't isa. Kaya alam nyo, ito, Tony diba, Santos to, di ba? Mm-hmm. Doon sa Gis at 24 kapatid na Rodel ng Ebreo, ano ang sabi doon? Wala siya ah. Ito po. O baka at ito. Baka na siya, ano siya, nasa mismong venue siya. Upang nakaupo siya sa harap. Diyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Tatanungin kita. Baka napagalitan na. Paano makikipagtinginan? Opo, paano daw magtitinginan kung bulag? Eh ito ba kapatid na Rodel? Reality ba? Kapaan? Na merong tao bulag physically. Physically ah, bulag. O, ngayon, edi hindi na yun mauudyok sa pagkakigan at mabubuting gawa. Ano ba naman tanong to? Ah, hindi po. Ah, nakita mo? Bakit? Opo, kuya. Oh, di ba balikan mo? I-parallel mo, no, kapatid na Rodel, yan Gis 24 sa 1 at 22. Ang sabi, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Yeah, malapit na yung lundo niyan. So, malapit na, ano, ay, ano, kung lalabas na yung punchline. Papunta na sa good works eh. Kanina mo pag-ibig eh. Hindi, yeah, pag si, pa, dyan na lang papunta, patapos na yan, pag si Rodel na yung, ano, pinaka. Recap. Summary. So, mga 150 siguro, mga nasa 150, magsasabing graduation. Marami pa ako na-miss, hindi ko naman nakukuha lahat eh. Hindi ng salita, ng ano, yeah, unofficial. Partial yan. Hindi ka pala pwedeng mag hindi ka pwedeng magpa-ending pag ganyan, kailangan ano, accurate. Partial and official lang po. Si C7 po ang official. Dapat ano ba, ano, automated, ano? Automated, parang madidetect agad kung oo nga. Salita yan ng kapatid mo, parang high-tech dapat yun. Pwede po. AI siguro kailangan. Dahil bulag ka, brother, exempted akong umibig sa kapatid. Josh Lee, hello. Good evening. Eh, Mia Joy, hello. Narinig ko na yan, pinagsasabi ni KDR, inuulit na niya yun. Mag-iibigan kayo, sabi ano ni Simply Wonderful. Ng inyong puso sa isa't isa. Nakita mo, Brother Rodel? Opo, kuya. O ano ang ibig sabihin? Kung titingin ka sa kapatid at tayo magtitinginan, hindi ang gagamitin mong pagtingin yung mata mong physical. Dahil kung ikaw ay bulag, lalabas, hindi ka na pwedeng, hindi na tayo pwedeng magtinginan. Magtinginan daw, hindi physical na mata ang pangtitingin. Magtinginan tayo. Paano daw yung bulag? Hindi ba? Malamang. Para yan yung tungo sa amin. Pero alam mo, tanongin mo yung mga MCDI. Kung ano yung ano. Yung mata na, hindi, yung mata na ipantitingin. Paano yun? How does it work? Wala rin naman mga idea yung mga yun. Mata ng puso, siguro. Kaya nga. Mata nga ng puso. Ayan, paano yun? Oo nga, paano nga? Sabi niya. Diba? Paano nga ba yun? Doon po sa aming bayan na magbigay ka ng example. May nagkatuwaan.
mata ng paano puso. Paano yun? Nobody, paano mong pangiibig yung ano? Apan titingin yung mata ng puso? Paano mo ibigin? Kung as manggagawa. Manggagawa to si nobody. Inong at tayo yung mga tingin na po tayo mga ujok sa pag-iibigan. Literal na mata yan eh. Hindi daw. Paano daw yung balag? Literal na mata yan. Paano kaya nga ibang titingin mo para makita mo yung iba na gumagawa na mabuti para ikaw ma-influensya ka rin gumawa ng mabuti? Hindi usapan dyan kung bulag ka or what. It's physically na may mata talaga. Kaya nga eh. Kaya nga sinasabi nila na ibang titingin mata ng puso, eh mata rin ang gagamitin mo dun. Halimbawa, alibawa, sabi nila, nakita mo eka yung kapatid mo, may ano nangangailangan, di ba, walang tsinelas. Eh, hindi naman mata ng puso, pinantingin mo nun, mata mo rin, di ba? Hindi raw. Ayan o, oh. Hindi daw physical to. Paano nga daw yung bulag? Paano ibig? Ang ganda nung dalawang talata na yun. Magtitinginan tayo sa intensyong tayo maudyok sa pag-iibigan. Paano itong iibig? E sa pag-iibigan, ano ba ang ating ginagamit? Paano tayong mag-iibigan? Pag-iibigan tayo, hindi ng salita. Eh yung bang paggawa ng mabuti ba nakikita ng ba sa pag-ano? Sa pagtingin. Sa puso. Tsaka hindi eh, ano ba yung pag-iibig? Ang kausap niya dyan, ang kausap nila dyan na mga tinginan, hindi naman bulag yung kausap dyan eh. Nakakakita yan. Paano yun? Hindi pwedeng pagtinginan kasi walang mata. Tsaka ano ba yung ibig sabihin ng pagtingin? Tingin? Ano yung tingin? Sa mata? Napakasimple lang. Paano iibig ang bulag? May damdamin siya, may puso. Parang ganito, paano ba nagbabasa ang bulag? Mata ng puso. Braille. Kasi pagka may pag-ibig ka, hindi nasa liwanag ka po dahil naliwanag. Alam nga naman, ipilit mo sa kanyang mata yung gamitin niya. There's another way para makatingin siya. Para maudyok sa pag-iibigan. O, paano siya gagawa ng mabuti? Mata lang ba pwede niyang gamitin para malaman niya yung mabuti? Bitay nga siya. Mga kapatid, kaya pag nagtitinginan tayo, mata ng pag sinabihan siya na, papakainin ko ito. Para nakakita. And then saka ano, ang usual, yung bulag kasi usually, siya yung recipient nung yes, quote-unquote pag-ibig. Oo. Hindi siya yung, ano, usually, siya yung recipient eh. Yung kausap ni Pablo dyan, or kung sino man yung nagsulat dyan, nakakakita yan, may mata. Magtitinginan tayo. Eh, ilan ba yung bulag doon sa panahon na yon na nung sinulat yung, yung aklat na yan? Hindi naman karamihan bulag nun eh. Bulag dahil anong hiwag? Inihiwaga nila dyan? That's literally... Walang hiwaga. Walang hiwaga dyan. Babalik-balik lang sila. Tama, good point. Pag bulag, usually, sila yung tinutulungan talaga. Yung bulag niya ang inaakay eh. Itinuturo ng Diyos na hindi pakunwari. Na pag-ibig na idadagdag sa ating pananampalataya. Otherwise, kapag walang pag-ibig... Kailangan na pumunta talaga sa apalit para maubos yung... Ngayon, sinasabi nila yung hiwaga. Yan, ang nakalagay. Ang tayo'y mga tinginan. Upang tayo makabunyok sa pag-ibigan. Anong ipantitingin nila? Idadagdag natin. Paano sila mauudyokan sa pag-iibigan? Palataya, mga kapatid, na dapat lagi nating mapagtulungan. Kapag sinabi mong hindi literal yan, dapat alam mong dapat spiritual na kahulugan yan. Mapagtulong-tulungan sa ating mga paggawa, sa objective ng ating gagawin, tandaan mo, kapatid na Rodel, dapat alam mo... Pag ba nabasa mo at tayo mga tinginan, lagi mong iisipin bulag? Ang layunin ng pananampalataya... 5,000 ang naka-ready na pupunta ron. At sa layunin kaya magre-ready na ako ng 5,000 din. Hanapin ninyo ang mabuting landas kung saan naroon ang mabuting daan. Magsilakad kayo roon. Paano yung pilay? At nandun ba nakapaloob? Well, parang ganun lagi yung gagawa tayo ng nandoon at presente palagi. Huwag kalilimutan, mga kapatid. Mag-check. Wala namang hiwaga doon. Yung ginagawa mo, kapatid. Talaga si KDR. Halo kay ubi nga. Meron ka bang kaalaman?
Lalabas bang may kaalaman ka sa ginagawa mo na yan? Kaalaman? Para lang masabing relevant yung sa sinasabi niya. Dahil sa kaya yung mga lumang kapatid eh, alam mo yun, hinang nawawala dyan. Sa aral naman. Kasi ano eh, parang tinaas yung standard tapos biglang binaba. Eh, yan ba? Nakikita ba sa'yo ang pagpipigil? Yung ginagawa mo ba, kapatid, nakikita ba sa'yo ang pagtitiis? Yung ginagawa mo ba, kapatid, nakikita ba sa'yo ang kabanalan? Magpigil daw. Yung ginagawa mo ba, kapatid, nakikita ba sa'yo ang mabuting kalooban sa kapatid? At higit sa lahat, yan bang ginagawa mo, kapatid? Nakikita ba sa'yo ang pag-ibig na hindi pagkawari kundi mula sa puso? May iba ako naiisip palagi pag tinuturo niya magpigil. Sagot, parang hindi ano? Yata, ah. Yan. Kailangan 7 years. Kaya alam mo, Brad Rudel, ngayon sana makita po ninyo ang esensya. Magpigil daw. Eh paano kung basahin natin, sabi ng Biblia, huwag kang magpigil. Umiyaw ka ng malakas. Bakit ko gagawin ito? Ang layunin. Yan. Bakit ko gagawin ito? Alam nyo, pag-usapan din natin yan sa ibang aspeto, kapatid na Rudel. Bakit? Ano? Hindi pa tapos, ha? Rudel, akala ko, recap na. Ano mo, sa ilang taon ba sa, ano, si Bess? 64 years ba siya? Or... bago siya namatay sa iglesia ay sa paglilingkod niya, 64 ba or ano, ilang taon ba siya? Ayan ang sagot mo, ha? Ayan ang sagot mo, ha? Doon sa ilang mo, ano na yun, sabihin na natin 55 years. Sa 55 years na yun, hindi ka nag-take advantage para aralin mo ang Biblia? Wala nang maghiwasa. Hindi siya natuto sa uncle niya. Uy, ano yung kinakain mo? Wala namang kasing proper theology yan. Yun, Masyal Kristiyana. Eh. Ba't ka kumakain yan? Kung may proper theology yan, hindi yan basta mag-i-interpret ng mga nalalaman lang niya. Kita niyo? Eh, pagbibiliban ko pa si Willie sa kanya eh. Oh, mas okay pa si Willie. Over kay DR. May sense. Ang principle ng Biblia, kung kayo'y kakain... Ang mas disappointing pa dyan, may mga kapatid pa na mag-message sa'yo, uy, narinig mo ba yung paksa? Ang galing, no? May bagong nabuksan. Hindi ko talaga mawari kung alin doon. Kung kayo'y nagsisikain man? Nagsisikain ba kayo, mga kapatid? Opo. O? Nabuksan, ibig sabihin. Wala talaga siyang intention buksan. Kayo, mga kapatid? Tapos? Accident. Yung ano yan eh. Parable ng ano, ng Emperor's New Clothes. Gawin ninyo. Mm. Ganyan yun eh. Sa ikaluluwalhati. Diba nga ang sabi niya noon, hindi raw siya magpo-focus na magkalkal ng hiwaga. Yan. Siyempre, ano? Sabi mo. Pag hindi ano ba yung mga tinuturo niya ngayon sa pasalamat? Puro hiwaga ba? Hindi ako uminom. Hindi. Basic lang. Basic. Tinatanong niya ngayon si kapatid na Rodel kung kumakain ba siya. Tama. Temptation Diyos. Tama po. So, kakain ka, iinom ka. Kumakain ba kayo mga kapatid? Sabi niya. Para. Umiinom ba kayo mga kapatid? Hindi mamatay o mabukay. Opo. May inom po ako ng soju. So, dapat isipin mo. Ano na nangyari ano dito kay King? Bakit ka kakain? Nagpinabay. Bakit ka iinom? Paray ka mabuhay. Paray ka lumakas. Ba't ka daw kakain? Para mabuhay, para lumakas. Pambuhay ba yan? Yung kinakain mo ba, pambuhay ba yan? O
pampatay. O pampatay. Anong tawag sa pagkain na yan? Anong klaseng tanong yan? Anong klaseng tanong yun? Gorong, ibig niya sabihin doon yung pagkaing spiritual. Yung pagkaing hindi literal. Kama. Baka doke nakain mo pang putok-batok. Eh sila ngayon naghanda ng madaming lechon. True. Very true. Ang dami nilang pinisting mga lumba, ano eh. Mga baboy. Naloko na. Brox, next week gawin natin to ulit. Aga naman. Natutuwa. Live commentary. Gumawa pa sila ng lion, goy. Para... ganito. Layang goy. Each time ngayon, nasa harap ka ng... Sige, lobby ng juice. Tapos, next week. Ito pang... kung wala tayong gagawin. Ito pang panalangin mo. Bindisyonan mo po ang biyayang ito. Yan ang problema kapag maging ano eh. Kasama din po ba, Bohole, na ilalive coverage mo rin ang part na ng batibot recap ni Jamal na mag... Oh, pwede. Hmm. Sang oras na yan. Ano yan? Nagboboses bata na naman. Diabetes ka? Parang nagkakaroon din, natutuwa din ang mga members doon na iba ng mga fanatik. Ano yan, tinitira mo? Sa, ano doon? Kasi sila ginagawang artista. Entertaining kasi. Oo, parang yung mga nakikita ko doon mismo nung, uy, hula, kalukal ko yun na yung parang ano, ginagawa silang artista, yung mag-acting-acting sila na, oh, ano yan? Tapos gagawin sila ng ano, dialogue ko, na siguro ano yun, mag-shooting sa mga lupal. O ganitong gawin mo, sis, ha? O ito yung dialogue mo. Ipapakita ka ngayon sa ano, sa pasalamat. Parang proud din, proud ka din kasi nakasama ka dun sa video eh. Yun na lang yung libangan nila ngayon. Anong oras na ba natatapos ang pasalamat nila ngayon? Sorry ah, hindi ko nakalam eh. Ngayon, hindi pa tapos. Hindi pa tapos nga. Talaga? O tapos, wala man lang konsiderasyon, may uuwi pa na malayo. Face to face pa naman. Inoobliga na nila mag face to face. Nako, dagdag pahirap na. Puntahan mo ang awit. KNP na si ano? Si Lito Alamaan? Lito Alamaan? Ano si Lito Kison? KNP na siya, no? Baka TNP yan. Sino ba? Kison? Lito Kison. Ah, itong pangalawa, Lito Kison? Oo. Oo, tagal na niyan. Ewan ko lang. Hindi ko alam. Wala namang promotion. Oo, nauna kinal, ano yun eh. Si ano, nakabalik na rin, no? Si Rudy Alamares. Nasuspindi ng 7 taon yan eh. Sino yung Rudy dyan? Pangatlo? Katabi niya, yan. Anong dahilan po nung pagkasuspindi? Nag-asawa ng ano? Nag-asawa... Bawal kasi mag-asawa noon. Tapos yung naging asawa niya, worker niya. Sa tao. So, silang dalawa... rumor na naman. Silang dalawa nasuspindi ng 7 taon. Yung damo, pinatutubo... Habang buhay nasuspindi... o tiwalag. Si ano? Si... ano pangalan nito? Si Don Capulong at saka si... ano? Yung asawa niya, si Lizel. Razon ba yun? So, ang circular sa kanila, suspendido ng habang buhay. Titignan mo din. Ano ba yung guidance talaga? Talaga, walang lift yun. Pinatawad mo. Wala ka isang taon, pinatawad din. Nagbago isip. Ano man ang ating gagawin? Tapos, pagkakakain ka na ngayon, na ang layon mo, ba't kakakain? Para mabuhay. Ano yan noon? Yung pag-aasawa, kasalanan ng mortal yan. Inom ka. Para mabuhay. Doon lang sa mga ano, implemented lang sa mga worker at minister. Hindi, kahit sa miyembro. Anong 90s po ba? Oo. Mahigpit talaga. Kung yun ang layon mo, mga magkasintahan noon, pinaghihiwalay. Itatanong mo muna sa sarili mo. Ikalalakas ko ba ito? Eh di meron palang awit sa himnaryo na tayong mga kabataan, huwag na magsipag-asa. Parang ganon. Hmm.
Yung buhay dalaga tsaka buhay binata, yung ano lang awit mong ano. Awit ng mga ano yan. Opo. Kaya nga ano eh, yung KKTK bylaws, ang higpit niyan. Opo, yung sa mga choir at chatro. Na hindi naman ikabubuhay. Hindi na napanood niyo ba yung ano, yung kumakanta si Sis Los ng Buhay Dalaga na parang malungkot siya? Parang yes, napanood po namin. Pinagtatawanan siya ng mga KKTK, di ba yung nasa audience? Parang pinagtatawanan siya. Tapos si Sis Los sa mga talang umaaway, parang parang ano na, malungkot siya, yung malungkot talaga siya. Yung, malungkot yung aura. Aura. Pati yung tono niya, malungkot. Malungkot, syempre. Kung ba naman yung hindi ka man lang nakaranas ng kaunting kudbit. Oo. Parang nauto siya eh. Nauto. The meantime, sana po na kumpleto na sa inyong mga kaisipan. Tapos na ba? Hindi na nag-recap si ano, Rodel. Sa ating mga pananampalataya na ang mga ito ay parang ang dali lang ah. Mula nung pagpasok kanina. Pagpipigil. Mali, ano lang naman eh, kung sa part na talaga ng teksto ni Katie, ano lang naman eh, hindi man ano oras lang eh. Ang mas mahaba talagang ginugugol sa mga ano. ABP. ABP. Papuri kay Rason. Oo. Papuri kay Rason. Papuri. Ayos ah. Papuri kay Rason. Eh, yun naman talaga yun eh. Sa bagay. Siya talaga nag-glorify. Sa kanyang mga kabutihan. Ito yung huling talata. Kayo ng Panginoon, mga kapatid. So, 2 years ng pag-ibig ang paksa. Mula nung naumupo siya. Ano yan, sa 2 taon, hindi pa rin na itatatak yung pag-ibig sa mga hindi kapatid. Hindi pa rin. Mga walang pag-ibig yung mga kapatid. Sabi ni Bess, one word is enough. Is enough. For a wise one. For a wise one. Salamat. Pero tingnan mo si Totoy Bibo. May pag-ibig ba yun? Wala pa rin, no? Wala pa rin. Kaya kailangan talaga. Konti pa. Oh, meron na. Ano na pala, Broholi? Umaawit na rin sila nito. Yung araw-gabi. Pang-closing song? Closing, araw-gabi? Closing prayer. Regine Velasquez? Hindi. Comedy yan. Ano yung bagong hymn na yan? Ano yung bagong hymn? Bago him, no? Si Kaylee ang nag-compose. Si Kaylee. Kada matatapos, aawitin yan. Aawitin, tapos mananalangin. Talaga? Ano yung araw-gabi na yun? Si Kaylee. Wala narinig yan. Ang alam ko kasing araw-gabi, yung asawa ni Marie. Araw-gabi. <laughs> 1980s pa yung ano. 1980s, ewan. Meron ng ano ngayon, may awit sa kuya ngayon. Oo, yung kuya. Tapos yung pailaw-ilaw pa, oh. May ano. Awit sa kuya? Third. Ang title? Ay, hindi. Hindi ko napanood yun. Yung may flashlight. Kuya ang pinakalash. Ah, okay. Hindi, I mean, kala ko yung kanta, awit sa kuya. Oo, kanta talaga. Alay talaga sa kanya. Papuri yung kay title? Rason nga. Pero iwan ko lang kung ano. Inawit sa ano yun? Pagkakatipon. Matindi. Uli, pinoko sa mga G-Cos eh. Iba na pala itsura ng mga G-Cos ngayon. Ay, hindi ko nakita. Itignan ko YouTube eh, 15 na nanonood kanina. Yeah, imagine mo nga, Broccoli, kung halimbawa that time, kung nananatili ka pa rin hanggang ngayon sa MCGI, siguro nandyan ka rin ngayon. Tapos, ad pro ka rin. Hindi, manggagawa ako. Manggagawa ako. Nandyan ka. Oo. Ikaw rin ay taga-tinda ng ano. Taga-abog. Taga-hit ng pa-target. Hit ng target. Collector. Mangungutang din siguro ako. 1.7. Oo. 1.7 million. Tapos nawala pa yung motor mo, ano? Oo, oh, sa sukat. Puisa dyan. Na motor nap. Pagkakanta pala, ito, tatayo. Ano? Yung isang MIC wala doon. Yung Noli Molero.
Baka nandun siya sa kwarto. Yung pinakita mo kanina mga ano. Yung impression sa akin ng mga MIC na yun, tingin ko dun, yung iba dun. Roset na. Roset na rin yung iba dun. Roset na yung iba dun. Pag ano pala, Black Oli, pag medyo may... Uy, yun, si Noli, oh, nandun. Ayun, parang... Pag ano ka pala, pag nandito ka sa harap ng ano, mga celebrity ito, no? Nandito si Soren minsan. Mm-hmm. Ito ka sa harap, oh. May humihikab, oh. Ito, kita niya. Baka si Kuya Adel yan. Baka kumakanta yan. Ang laki naman ang bibig. Nakakapunta pa pala ng Central si Kuya Adel. Mm-hmm. Oo. Oh, nga man dyan yun eh. Baka nga dyan yun sa nakisi ano-ano dyan. Join. May good works. Yan ang epekto na hindi nila ano, hindi nila sinisirkular na ngayon. Kaya walang nakakakilala sa kanya. Oh. Ano talagang incognito? Mm-hmm. Self mode. May po si ano eh, si Kirli Gaspi, happy new year daw dun sa page. Kirli Gaspi. Si Soren, Merry Christmas. Active pa ba yung mga Soro, si ano? So, Gaspi. Oo. Hindi ko alam. Oo. Oo, active pa. Si Soren. Soren Ray Gaspi, oo. Active pa, celebrate ka ng Christmas. Talaga. Bakit pagka-celebrity pwede? Pero pag ordinaryong kapatid, katakot-takot na. Mga kapatid, sino ba ang ano? Wakoli, open pa ba hanggang ngayon ang lokal ng Quiapo? Yung Quiapo na malapit or wala na yun? Hindi ko alam. Sa pagkakaalam mo. Kasi yung malapit po sa Mercury, open. Open pa yon yung dating sinihan. Ayun, yung sinihan hindi na po, matagal nang wala yon. Yung bago, umakyat ng tulay o yung pagbaba ng tulay. Ang alam ko sarili na po nila yun eh. Ah, sarili naman. Tapos na guys. Merong grounded na ano. Oo, nanalangin na. Ang ating pong partial and unofficial count sa kapatid na Rodel ay 118. Ang official count nito ay kay ano, si 7. May mga na-miss ako pag nagsasalita kayo, hindi ko narinig. So, lumabas po sa ating ending ay 11-8. Grabe, may counter pala kayo. Hindi, may ano dito. May balak na eh. Baka mag-online casino eh. Ah, ganun ba? Baka ako yung tayaan. Sa G-Class. Kano pustahan? Swertres. Hindi, para po ba pagkaganyan? Di ba 118 or 1118? Bubay. Mag-set na tayo ng ground up. Pinagsugalan eh, no? Ayun. Kumunti na rin nanood sa atin. Umabot tayo ng 50 kanina sa Facebook, mga 12. Basa muna tayo comments dito. Sabi daw, naabutan ko dati si Brad Willie humati sa pasalamat magteksto. Mas may laman ang may mas laman magpaliwanag kaysa dito kay KDR. Sabi ni Camilo Santos, magaling pa mag-preach yung pamangkin kong pastor ng Baptist dyan ni KDR at doon sa pari na napapanood ko sa Facebook. Maiksi lang pero punong-puno ng sustansya. Sa MCG ay ang haba-haba pero malnourished ka pa rin. Mas okay pa yung ministro namin dito na nakadestino. Ano lang, 45 minutes lang, malaman yung teksto. Ah, talaga? Yeah. Yun. Sabi ni Solo Hero, pagbati kay Sis Marita, hinahangaan kita.
I don't know. Sana ang mga Ditapax kayang gawin ang ginagawa mo. Nakakatawa. Exercise, oh. LeBlanc Velasco, tangatiks na suspension at tiwalag sa MCGI. Mapagpalang gabi po mga kabroks and friends. Happy watching from Gagalangin Tondo. Carlos, ayan, mahabol si Carlos. Carlos, Sa Facebook, baka meron din, bro, kali, kung ano ba ang mga reaction naman doon. Nandun palagi yan si Bibo, eh. Si, ang face-to-face daw sa Mindanao is Petsa 10. So, January 10th siguro. Sabi ni Jimmy Garay. Ano pa ba? Hello, hello. Uy, what? Oh, Carlos. Na-late ka na, panalangin na. Nanood ako eh, ano, nakinig ako eh. Nang closing point yan sa commentary. Commentary o pasalamat? Blue by blue coverage. Live pasalamat. May umaatake ngayong kaya, month ba na ito? Ngayong month ba na ito, i-implement na nila yung full blast ng face-to-face? Meaning wala na yung mga link. Tatanggalin na nila yata. Eh, paano na lang yung ano natin? Yung ending. Yung mga source. Meron tayong ano, ad pro. At ngayon, ah, talaga. Tignan natin kung titigil. Ang walang hanggang basbas at pagkukupkup. May galit yata sa Facebook. Sa mga langit. Oh, yung Vincent. Oo, parang galit na galit kay Kuya Del Sorengoson. Kasi na hurt siguro siya sa dahil nalaman niya na si kapatid na Kuya Del Sorengoson ay nakakapasok at nakakalabas sa mismong central. Sa central mismo. Palagi naman sa Biblia yan eh. At maglalabas. Busit na busit siya eh. Parang si ano, si Bes pumapasok doon sa ano, Catholic ano, sa Rome. Ganun na nga eh. Ayan si Toby. Dumalo ka ba, Toby? Hindi. Hindi. Buti na lang. So, yung... Kick na ako doon sa ano, sa specific GC. Ah, okay. Specifically, merong GC na kick ako. Yun nga daw yung sabi dito sa chat. Nandito daw sila sa YouTube natin kasi wala na daw silang link. Parang dito sila nakikibalita. Inalis na, tinanggal na pala. Nasipa na sila. Ah, okay. Pag ibadiwa mo, sipain ka. Ako talaga, umalis. Kung baga, hindi ka itiniwalag, kundi ikaw ay tumiwalag. Oo. Inunahan ko na sila. Before you fire me, I resign. Ganon. Sabihin mo agad, Bukoli. I would rather lose my job rather than lose my God. Di ba yun yung sabihin mo, Bukoli? Oh, masakit kasi yung sipain. Eh. So, unahan nyo na, mga Ditapak. Ayan. Loobin ng juice. Ano. So, itong pasalamat sa Diyos. For me, napaka-basic, no? Yun nga, marami pa daw mas magaling na ano, mga pare, mga pastor ng Baptist. Although, mali din sila, no? Yung the way lang na ano, parang paikot-ikot talaga. Simple-simple lang eh, yung pananampalataya, dapat daw, hindi ka bulag, gano'n. So, gawin mo na mabuti yung kapatid mo, pati daw yung mga hindi mo kapatid. It's the same as when he started. Ay, naka. Tangin na nilang. Ganon din. Pero wala silang ano, wala na silang namamali sa diwa. Darating sa pagkaunawa. Parang ano, no, Bokoli, for the last, ilang taon na ba si KD as ano, wala pa siyang, hindi pa niya tinatapik ang isa sa ano ko dyan, hindi pa niya kailanman tinapik ang about sa apokalipsis, sino ba ang anghel, sino ang apat na kabayo.
sino di pagka itatackle po niya yan, hanapin niya yung video. Yung video na ipi-play niya. Pero yung siya ay mag-explain, hindi. Oo, yun na nga. Kasi may naalala ako nung umattend ako ng ano, nakilink lang ako sa Thanksgiving. Pinlay niya yung explanation sa Apocalypsis. Ang nagtuturo si Bess, may particular na pasalamat sa Diyos nung 2000, pre-pandemic. Mahirap daw kasi. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Yung Corinto nga, hindi niya mabasa ng buo eh. Apocalypsis pa. Ang Corinto. Na lagi kayong handa sa pagsagot. Oo nga. No. Kasi kahit si Ibis, mali-mali rin yung mga turo niya sa mga ganyan. Ang dami niyang maling tinuro dyan. Di ba si Ibis dati, meron din siyang paano-ano pa dati, may pastalas-talas ba siya na Corinto serie. May pag ganun-ganun pa, di ba? Nung ano yan, pandemic yan, 2020. Corinto serie. Ano ba yan? Tapos yung ano pa niya noon, may paksa siya na ikatlong Corinto. Ikatlong Corinto. Iwaga na yan. May ikatlong Corinto pa na hindi raw na ano. Hindi na canonize. Di ba yung 666 bago siya namatay, binago niya? Dati yung hindi na Papa Nero sa Roma yun, 666. May sinabi ba siya kung hindi na Katoliko, sino na yon? Hindi raw kanon yun. Hindi niya nakaliwanag. Yung mga ano daw yun, yung mga basically, sinasabi niya lahat ng relihiyon na ano, mali, tinayo ng tao. Oo. Kaya yung nga nagkaroon ng programa yung CFD na ipinagtanggol. Bro, Elisoriano ang Catholic bago siya namatay. Oo. Binawi na niya. Oo, may nakita na akong ganyan. Pinagtanggol niya yung Catholic. Parang ano, nagkaroon siya ng parang ano, paghingi ng paumanhin sa mga ganun, Catholic. Ganun ang lumalabas po. Kasi hindi pala na naunawa na hindi pala Katoliko yung 666. Ano, yung dakilang Babylonia. Sinisi na naman niya si Perez dun eh. Mm-hmm. Kaya yung mga CFD noon talagang nakiramay sa pagkawala. Nakiramay sa pagkamatay. Tuwang-tuwa sila, no? Sabi, ano ipanalangin natin ang kaluluwa ni ano? Kaluluwa? Ganyan. Purgatorio. Oo, nasa... Ayun nga. Lumalabas yun. Nasa purgatorio si Bess. Papanalangin pa nila eh. Pahihira naman. Nag-comment si Kuya Del. Congrats kay KNP Roland. 10,400 views na ang vid niya na Captive Market. Wow! Captive Market! Congrats! Uy, dyan sa ano na yun, napansin ko dyan sa Captive Market video na yan, ha? Walang ano dyan, walang nag-comment ng ano dyan, ng mga fanatic. Hindi sila nakapag-comment dyan. Di ba, kadalasan sa mga post ni Kuya Adel, maraming nagko-comment na mga ano, yung mga dating Daan M fanatic na pinagtatanggol. Pero yung video na yun, walang nag-comment, walang ano. Si Totoy, tinanong ko. Keynote off guard ko. Hindi pa niya narinig. Sina si Bibo? Si Bibo. Si Totoy Bibo. Oo. Sabi niya, may video ba yan? So sabi ko, wala. Audio lang. Wala. Ano yan? Balita nga. Nape-fake niya siya. AI. AI daw. AI. AI na naman. Video, AI na naman. Pag may video, edited yan. Pero Brooks, bakit ganun ang definition niya ng ano, ng captive market? Ni Roland. Hindi niya na, hindi si ano, si Totoy Bibo. Pinanood ko yung ano eh, yung clips na pinost mo niya. Tinagalog niya lang eh. Napaka-bobo. Hindi makaintindi. Nainis ako. Ginugil translate pero ginugil translate. Ang ibig sabihin ng captive market, sabi dito ay captibong merkado. Visit ka. Espanyol yan eh. Pambira, magbibigay lang ng definition na. Ay, nako. Parang yun, parang yung definition ng INC na sa ano, sa verbo. Ang verbo ay ka. Salita. Nabutol yata si Ate Coach. Nawala po.
Sorry, napuputol yung audio ko. Yung headset ko. Sabi ko yung definition ni Totoy Vivo ng ano, active market, parang lang yung definition ng INC sa verbo. Natandaan niyo yun? Mm-hmm. Yung verbo, eka, salita. Yung salita, ano ba eka? Yung salita, yung salita, na kinukompos ng tunog. Na, mm-hmm. Yung mga ganon. Natandaan niyo yun? Parang ganon yung ginawa niya, definition. Hindi niya naiintindihan yung captive market mo lang niya. I may nag-defend, sabi, ang Meralco daw, captive market niya daw ang Manila. Captive market. Sabi ko, hindi siya dyan. Hindi lang Manila ang ano niya. May Bulacan din. May part din siyang Pampanga. Eng-eng. Mas maganda para matapos na issue na yan, alamin muna nila kung anong ibig sabihin ng captive market. Ano na lang. Ah. Bobby. Hindi, iugat niya yung salitang captive. Doon siya muna magsalita kasi yung market madali i-define eh. Dapat yung market mismo, yung captive pala, yung salitang captive. Inisip ko to eh. So, sa Manila ba may ibang energy supplier? Parang Meralco lang ba? Wala. Meralco lang. Oh, so wala kang choice. Pero nga, hindi nila gagamitin yon, captive market. Provider sila. Hindi, kasi hindi nga, na siya actually, oo. Ano na sila, provider na sila. Distributor na sila. Mm-hmm. Kasalanan ni Roland yan. Hindi nag-iingat sa na yan eh. Gamit naman yan. Oo. No choice ka naman talaga eh. Kasi kuryente yan eh. Eh yung mga produkto ng ano, may choice ka naman na hindi bilhin yan eh. Pero, na ano, hindi necessity, di ba? Mga produkto nila. Meron pa ba ibang term maliban sa captive market? Monopoly, alam ko ata. No? Monopoly. Monopoly. Ano? Monopolize. Magsabihin, ikaw lang ang supplier doon. So, kunyari, synonym. Oh, yung walang ibang choices yung mga tao, ikaw lang. So, ikaw lang talaga magsusupply sa kanila. Parang ano ba yung mga tinitinda nila? Dami eh. May supply sila ng sabon. Oh. May shampoo, yung Arlene shampoo. Insurance. May insurance. Oh, insurance pala. Oh, yun pala. Insurance pala. Insurance ang bihira. Ano yung TPL insurance nila? TPL, oh. Doon. Ang bihira. Iceman insurance. Ano yun sa mga motorista? Motorista, oh. Mga kotse. Hindi na nila kailangan mag-market or mag-ano yung talaga. Wala, kasi wala naman silang kakumpetensya. Kaya sila lang. Sureball na yung kita nila. Mm-mm. Ito yung mga synonyms. Control market. Exclusive. Ayan nga, monopoly. Market, eh. Monopoly. You know, locked in market. Oo. Wala si Brad Roland, no? So, pasalamat. Napagwikaan siguro yun. Pero mo, oh, si Roland, magbebeda ng spirulina. Oh, box, per box yung ano niya. Walang kapagod-pagod. May kita kagad. Tip market yun. Oo. Oh. Parang yung isa din sa term sa captive market, yung automatic market na. Yung hindi ka na mag-e-effort na mag-promote pa sa, ano, hindi. Yan na yung mga customer mo, nandiyan na sa harap mo. Eh, tama yung ginamit niyang wording eh. Direct selling na sila eh. Direct selling. Pero wala kang ano, kikita ka na wala kang gasto sa advertisement. Hindi mo na kailangan ng advertisement. Oo. Tama. Si ano, on si Poro, sabi niya, sa TG kanina, sa simula,
ni DSR ng gaslight agad. Mas mahaba pang araw oras ng tulog ng mga kapatid kaysa pagkakatipon, meaning huwag ka magreklamo. Yun na nga. Iba kasi pag nasa labas ka na, maamoy mo na binabakuran talaga simula pa lang. Pero kung nandun ka, brainwash ka, maganda yun para sa'yo. Kanya-kanya lang tayo ng ano, perspective. Ganun. Pero kung nakatulong nga, sige, magpag-ibig-pag-ibig kayo, okay lang. Diba? Pag-ibig sila, magtirahan sila dyan, sige. Diyan kayo masaya, go! Ay, Bukoli, kung ano-ano ba ang susunod na session nitong Pasalamat Live Blow-by-Blow coverage every Saturday lang ba ito? Or kung Wednesday? Kasi ang kung prayer meeting kasi ang pinakauna nila na ano yan, madaling araw yan, alas 3 din yan. Live na. Iwan ko lang kung ano ba yung ano nila, next batch nila na yan. Pero siguro wala, sa ano muna, pasalamat lang muna. Pasalamat. Actually, with love. Hindi ako sure kasi ngayon lang ako na libre. Natulog kasi si Mrs. So, Yung problema. Ay, andun pala, si Brad Roland, no? Ayun, sinashare ni, ano? Ah, okay, ayan, oh. Parang tulala nga. Tulala. Ano ba yung sinabi? Gabi niya. Maaaring ano yan, napagalitan na yan. Or may warning na. Sabi ni Katie siguro sa kayo, mag-uusap tayo mamaya. Siya lang yung hindi nakatingin doon sa ano. Ito yung lahat ng hindi nakatingin doon sa ano. Tsaka na ako, nakabukod siya, oh. Nakabukod siya. Oh. Ano ba, mukhang malalim ang iniisip. Para na-segregate siya. Ano, sabi niya kay Lito Kiso. Sa time out corner. Tatanong siguro kay Lito Kiso, tulungan niyo ako. Sagot ni Lito Kiso, bahala ka dyan. Ito, nakapag-ibig pa, oh, yung isa, naka-McDonald's. Ay, nako. May pa 1.1.7 kapag nalalaman, yan. Yeah. Ang hirap nga ng situation niya. May utang siya, oh. Mapapatulala ka na lang. Nako po. Ayun. Balikan po yung mga KNP po yung mga yan. Yung mga nakabarong na yan. Oo, sila yan. Ah, okay. Pero mo, pinangutang mo yung ano, pinangutang mo yung quote-unquote gawain, tapos napagalitan ka. Dapat lumayos na siya. Nakakaawa si Kuya Germs, oh. Walang tulog. Ilan nga ba, Bukoli, ilan nga ba yung capacity ng ano na yan, yung ano na yan, yung kanilang pasalamatan na yan dyan? Ilang persons hindi, yan? Hindi ko alam. Ano po ba yan? Air condition ba yung chapter nilang condition na yan? Air condition na yan. Condition. Ah. Matindi yan. Ilan ba yun? Parang 1,000 bang PICs. Ano yan? O 500? 500 ano? Or 1,000? Palagay mo. Sa ano? Oh, 1,000 din mahigit. Mahigit. Kasi di, yung ano kasi, di pa open eh. Yung arko. Yung arko na. Ah, yung pinaka-main. Oo, oh, hindi pa eh. Parang, ang sabi, ano na daw po yung wala na raw bubong. Yung spaceship. Wala na eh. Yung spaceship. Parang hindi rin puno yan eh. One seat apart ng yung mga bakante eh. May, oo. May aerial view kanina, hindi naman ano, puno. May seat number 'yan eh, 'di ba? Ano ba ang system diyan? Hindi ka pwedeng basta pumasok, kailangan ano, let's say maghahandog ka ng pasalamat ganyan. Meron silang ano, meron silang pair batch, meron silang seat number, lubawa. Kasi hindi lahat magkakasya dyan eh kung pupunta. Ah, kailangan dyan. Nakaregister, gano'n? Oo, nakaregister, oh. Merong, parang eroplano rin. May seat number.
Mga ano yan, 2 days before. Ibig sabihin, let's say, may pupuntang isang kapatid na gusto lang dumalo ng pasalamat, o hindi pala basta makakapasok niya, kailangan may reservation, gano'n. Okay. Hindi pwede walk-in. Thursday pa lang ang registration yan. Yun ang ano dun eh. Kaya nga sila nabubuisit kay kapatid na Kuya Adel Soriano Rason kasi kahit walang appointment, nakakapasok. sino kaya ang backer niya dyan? Umay na eh. Malamang yung ano. Closet din. Na ano sila eh. Nawiwindang sila eh. Kita nakikikain pa dun sa ano. Oo nga na. May mga tik-tik. Nakikiilaw pa siya sa ano, sa kapag pinupuri na si KD ng ano, tapos i-brown out, tapos iaangat yung mga cellphone. Di ba yung paiilawin nila para makita nila si KD? Papuri kay Rason. Papuri, tapos pag-ibig glass. Mm-hmm. Akala ko ba dapat lumiliwanag ka daw? Asaan yung pitong liwanag ni ano? Ang sinag. Ibig sabihin, nasa kadiliman si KD kaya kinailawad siya. Pero merong kritiko doon ha, sabi hindi naman daw pito yun. Anim lang siya. Anim. Six na. Anim. Wala yun. Dumikit lang yung bandang dulo, parang ano lang. Ito may comment si LeBlanc. Ayaw ng MCGI sa peligulang gumbursa. Inis sila kasi tatlong paring martir. Ano, parang boycott din, boycott gumbursa, gano'n. Bakit? Pare. Daw, Demonyo yan eh. Aha. Totoo si mas nauna nga sa kanila yan. Sila nga ayos ng Biblia, diba? Sulpot nga sila eh. Ayaw ba nilang maging martir? Ang tanong. Ayun na nga. Ang isa pa pala sa... Huwag na silang maingit kasi meron naman silang ano, pari din. Si Juan Severino Malyari yung pumapatay. Ang Malyari yung pari rin. Yung killer. Pari din yun. Yung killer. Kamaganap ni ano, Jimal. Ayaw. Si Piyolo, ang bida na. Killer. May... Kamag-anak ni Jamal yun eh, Malyari. Malyari, ano? Malyari. May hawak ano, na pala. Cinema Bravo on X. Metro Manila Film Fest yun eh. Yung bursa tsaka yung ano, Malyari. Akala ko ba, bawal sa kanila manood ng sine eh. Bakit sila interesado dyan? Bawal sila umupo sa upuan ng manglilibak. Pag ako na ba, kunyari, aktibo membro ako, nahuli ako nanonood na CD. Sabihin ko, di naman po ako umupo eh. Nakatayo ako. Tama. Standing room only. The whole scene, nakatayo ba? Matapos. Parang mga sinihan na ano eh, luma, standing room only. Diba uso nun, no? Nakatayo pa lang. Standing room only ang tawag yun. Masyadong maraming nanonood. Somewhere in recto. Like, kasi pinanood mo yung Lord of the Rings in 2 hours, we get. Oh, 2 hours, so nakatayo ka. Ayun, matindi. Malyari. Okay, 3 hours na rin tayo. So sa YouTube, 253 ang nanood. Right now may 50 sa Facebook, 10. So niyatin sure kung ano ako next week magagawa natin to. Libre lang talaga ako ngayon pero it was fun. Yung partial and unofficial po 118 kapag na Rodel. So, lobby ng Diyos ano. Official kay si 7 credit. Hindi, mamaya ay viewing na lang yung video. Alam mo, bilang talaga. Ipa-Gcash natin si ano, si sis natin, di ba? Ipa-Gcash kung sino makaka... ano. Makaka-guess. Oh, yun na nga eh. Parang ang ano eh. Online kasi yun eh. Antayin natin yung official. Si Seven, i-post mo sa Reddit. Abangan namin yung official countdown. Count ng ating kapatid na Rodel. Ayun, sige na. Good night, guys. I'll see you next time. Bye. Good night. Bye.